So na. Okay na ba? Bato-bato sa langit ang tama, huwag magalit. Katotohanan lang ang balit ang ginagamit. Kay Banat Boy Marco Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan, Banat Boy. Shoutout po sa lahat! Katotohanan lang para sa bayan ay makakabuti yan. Walang bias at maling gawain. Walang buhaya, lahat makakakain. Sino ba ang tunay na merong puso? Siya dapat umupo, siya ang dapat mamuno. Lahat katotohanan dito, hindi man luloko, tapat sa Pilipino. Loyalista dapat yan, para sa namumuno ang katotohanan. Bawal dito ang kamalian, kung sinong bias ay tututukan. Marcos Social Media Alliance, ang totoo sa bayan. Nagmamahal sa Pilipinas, dala ang katotohanan. Bato-bato sa langit ang tama at huwag magalit. Katotohanan lang ang balit ang ginagamit. Kay Banat Boy Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan, Banat Boy. Bato-bato sa langit ang tama at huwag magalit. Katotohanan lang ang balit ang ginagamit. Kay Banat Boy Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan, Banat Boy. Walang kinatatakutan, basta balita para sa bayan. Di magpapahuli, di magpaparaya, at di maniniwala sa haka-haka. Sa mga haka-haka, subukan mo lang, ika'y mapapalaban. Walang atrasa sa balitatakan, basta nasa tama para sa bayan. Dito hihinto, magbigay impormasyon para sa Pilipino. Walang sinisino, lahat ay totoo. Isisiwala at lahat ng totoo para sa bansa, kung ano katotohanan sa video niya. Kay Banat Boy, asahan mo na merong balita totoo. Bato-bato sa langit ang tama at huwag magalit. Katotohanan lang ang balit ang ginagamit. Kay Banat Boy Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan, Banat Boy. Bato-bato sa langit ang tama at huwag magalit. Katotohanan lang ang balit ang ginagamit. Kay Banat Boy Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan, Banat Boy. Di pa ako tapos mag-share. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa mampanig kayo ng mundo. Abay, buha ka mang. Magandang araw sa inyo! Wait lang ha, share-share lang. Nag-share lang po ako para mas masaya kaysa sa lungkot. Wala pa yung mga katropa peeps sa Gedli. Isa pa, isang tugtog pa, patugtugin pa ulit natin kasi wala pa mga tropa natin. Magsishare lang po ako. Ayan, share natin sa Marcos Social Media Alliance. Ay, andyan na si Ma'am Carclea. Wait lang, mama. Maririnig ka na pero di ka pa, invisible ka pa. Share ko lang, isang ano na lang. I-share ko sa page ni Pambansa. Ni Kuya Kokoy. Asa na? Marcos Social Media Alliance. O, Ben Marubal, Worldwide Official. Dito, hindi man luloko, tapat sa Pilipinas.
O yan. Atabi. Teka, paano ko ba ipapakita muna habang wala pa si ano? Kasi may setup na tayong isa eh. Sige, doon na. Hindi kasi makikita agad yung topic natin eh. Ma'am Kirk, eh, okay lang ba? Pakita. Paano ba kita pwede ipakita na? It's okay. Pero rinig ka na. Rinig ka na, Ma'am Kirk Clea. Asan yung ano natin? Desktop audio. Ayan, full naman yung desktop audio natin. Hindi, i-ano na natin. Simulan. Huwag nung, paano ba i-hide yung ano? Ah, baka pwedeng ito muna. Hindi, mali. Kung ito. Yan, 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 yan! Pakita ko na si ano ah. Si Ma'am Carclea. Asan? Ano natin? Paano ko ba papakita to? Sakto pala, hindi pala kayo makikita! Joke lang, joke lang! Asan? Ano natin? Collaboration 3? Tanggalin ko na yung gikan. Aba, may pag ganun. Bakit ang kita si ano? Dapat pala yung full. Mali. Ayan, si Ma'am Carly, ikaw lang kita. Ay. Huwag naman. Huwag naman. Hindi, yan lang si Boss Trunks. Asa na, paano ba tayo mag-ano? Ba't ako hindi kita? Lugi. Parang lugi ako dyan, ha? Pag nila mag-uusap, deep na kay Clay, okay na sa akin dito. Asa na yan? Pag-uusap yung dalawa dito, likod. Hinaana natin yung ano. Guys, rinig po ba si ano? Rinig po ba kami? I-loop natin yung kanta. Total, okay lang naman yan. Ayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasaan man panig kayo na mundo? Uy, bahala kayo! Ikaw na yung hindi na makita. Dapat ikaw yung pinakamalaki. Hindi, okay lang yan! May putol sa taas. Oo nga, maputol yung ano eh. Hindi kasi setup yan pagka nandun na sa taas eh. Pag dito, ayan o, ganyan eh. Kaya lang. Putol yung ulo namin. Ay, wala na. Nakita na yung topic. Kita ka agad yung topic. Okay lang ba yan? Ma'am Jo! Good morning, good evening. Ah, good evening pala dyan, Ma'am Jo. Good evening, Kita Joey. Ayan. Pasok mga suki. Baka pumasok pa yung iba. Ano? May masama pakiramdam. Tita Snoop Jazz, Brother Kabagis, Brother Sunday. Hello, hello. Yun, medyo puti. Yan, ilakyan mo si Tita kay Clay. Oo. Siya naman yun. Ayan, shoutout po sa lahat, ha. Ano, resign Sara! Magpaulan na kayo dyan ng resign Sara para magpapansin tayo kay Sara. Resign Sara. Ay, dahil parang hindi na ako makaano. Makaano? Hindi ako makakatch up sa yung ginigrit ko yung mga tao. Hindi ka ang bilis ng... Nako sa'yo. Yan mo lang yan. Yan lang ang pangit. Oh. Kita Miles Khan, the Warrior, shout out. The Warrior, shout out. Roland Overo, shout out. Kung sino na yung makita mo dyan. Oo. Oh. Comment naman niya ulit. Kabagis. May magalit. Paano ba makikita yung ano? So, Apo, BBM, shout out, shout out. DIY, Tita DIY. Tita ilokal ka na. Pwede yata. Na-type ko, ibabagal ako mag-type. Ang nga, sigaw ko, run Sara, run. Run Sara? tumakbo na. Tumakbo na palayo. Run away. Oo nga, no. Run away. Pwede rin palang run Sara. Ngayon tayo mag-run Sara, run. Tama, oh. Galing. Pari, tama, kung merong na. Run, forest run, meron naman tayong run, tama, Sara, run. Tama, run, tama. Forest run! What my mama said. Tita Love Sapphire, hello. Tita Rubian Rosario, hello. Tita GB, hello. Tita Fernanda Diet, hello. Tita mama Josephine! Kenta, hello. Darna! Ma'am Tita Jo! Josephine, hello. Ay, nandiyan na si Sis Josephine. Tita Presi Castillo, hello. Ma'am Maestran. Tita Presi. Kita Boss Philip! Don Kanks! Idol! Idol! Nako. Eh, dapat itayo natin yung mga bandera ng mga Canadian dyan. Don Kanks, paglaban mo yung mga taga-Canadian dyan. Ilukanan ka na!
Anthony Lee, Mr. J, shout out. Ako'y Cagayano. Ayun, atapang atao. Kahit ano gawa mo, di atakbo. Ako kibuloy, pasuroy-suroy. Ayan, si Mas Magdiit. Masikuy-chuy. Ang ano ng ano natin. Kibuloy, supot ang chuy-chuy. Chuy-chuy man po niyo eh. Tita Angel Fernandez Resurrection. Ang haba ng pangalan mo. Isang pangalan mo pa lang eh. Isang band paper na, isang intermediate pad na yung mauubos. Paano mo? Ganyan yung reklamo ng anak ko kasi ang pangalan ng anak kong haba-haba ba? Sabi niya, magsusulat siya ng pangalan, yung isa na lang yung sinusulat niya. Yung kasi combination ng yung buong pangalan ko tsaka buong pangalan ng misis ko, ginawa na namin parang pambabae. Femia. Anong pangalan ng anak mo? Ha? Gano'ng karaming letra? Gano'ng karaming letra? Diba, marami yun. Marami? Wala, mas mahaba, wala nang kahaba pa dun sa pangalan ng kaibigan ko. Ano? Oh. Anong pangalan ka mo? Anong pangalan? Long. Long. Oh. Long. Sabi ko na nga ba, kaibigan mo si Long Mihiya eh. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba, tropa mo si Long Mihiya eh. Hindi ako nagtataka eh. Pwede palang i-off yung ano. Aski, hello. Si Atong ang talaga ang kaibigan mo. Nakong, baka si Atong Kwan. Kaya asan yung... Atong Kusoy Yosin, sino man yung mga nasa comment ngayon, shout out sa inyo, mabuhay kayo, ang katos mo ninyo. Tita Norma Bergonia, Tita Smith Jazz, Black Rider Black. Magkaglayin, buhok mo, ano ba yan? Original ba yan? O pagawa lang yan? Highlights, parang highlights, tingin ko highlights yan. O, pustahan tayo. Ma'am Carcle, huwag kang sasagot, pustahan kami. Magkakamera naman ako. Sige. Ako nakakita dyan, pustahan tayo. Sige. Rigbao, sige. Patingin ko ini-highlight kasi kita ko rito yung sa root ng hair niya. Nung mayakap ko si Ma'am Quarclea, gusto kong bunutin. Kaya lang baka masakta. Mag-ingat-ingat ka sa mga yakap-yakap na yan. Diyan na mga ikla si Batong. Wow, baka naman dumulas yung yakap mo. Oh. Pasalamat ka, hindi ko na meet si ano si Jan eh. Sigurado pag naghiwalay kami ni Jan, may chikinini yun sa leg. Ah, ayan na. Ikaw na bahala diyan, Tita Kylie. Na nanganganib na yung kwan mo, yung marriage life mo. Just ko. Huwag kang magalala, alagaan ko yan. Oo, tama yan. Manang Mars! Akin, Ma'am Norma Bergonia, kapatid Don Kengoy! Akin lang si George. Si George lang yung sa akin. Okay na sa akin yun. Parang may plano kang pasama kay George. Ma'am LMA! Matagal ko nang gusto kumuha rito eh. Ayaw lang ni Mrs. Tsaka hindi practical kasi pag mag-vacation kami, ang mahal yun ko lang. Wala kang mapag-iwanan dito. Ganyan din dito, ganyan din. Gusto ng mga bata din na kumuha ng pet nila na pusa, gano'n, ayaw. Ma'am, gusto kahit yung toy dog lang ba, yung maliit lang. Kasi magpalaki, mahirap. Sinabat sa loob. Bakit di mo kunin si, ano, si PL at saka si Lakalye? Kunin mo dyan. Lang iyaya si Badong, eh, si PL, eh, kwan yun? Yung ano yun, yung parang local na corgi? Oh, di at least hindi mo kayang bantayan yun. Bigyan mo lang ng pagkain kung ano, pagtrabahuin mo, gano'n. Nagano sa akin, nagpakita sa news sa feed ko sa YouTube yung ano, dating content ni ano, ni KPL, ni Kuya Kokoy. Ang nakalagay, sabi, Ninyo Barsaga, binanatan na ang bruhang si Maharlika. Yung title, di ba ngayon, ngayon baliktad na eh. Moses G! Brother Nelson Guntan, hello! Pangalan ng pusa nung anak ko, Ma'am Carcleia, nagsisimula sa C. Dapat Carcleia yun eh. Ako, Carcleia din. Carcleia. Yes, G! Anong pangalan? Genie. Genie in the battle. Genie daw, Genie. A Genie. Huwag kang magkakamaling yung spelling, brad. Hawayin ka.
Nakuha na ako kanina eh. Ma'am Love Sapphire. Malay ba? Kira, hello, hello. Yung hindi sa akin nung alis ako. Binili na talaga? Oh, binili ko na kanina, ma'am. Meron ako talagang aso doon sa bahay nung umalis ako. Ma'am Nilda Arceo. Buhay pa naman yung sausage stove ko. Si Betchay. Sausage. Wala. Ano pa ano, yung aso kong labrador dati nung pumunta na ako dito. Nalungkot na. Patay. Yung lalaki na matay, mga siguro after few months nung... Yun yung una kong alaga, yung aso, yung lalaki. Yung mini dashan din, si Butchoy. Butchoy Betchay yun eh, si Butchoy tsaka si Betchay. Eh, yung aso ko naman, ang pangalan, Dog. Dog. Unique na unique yung ano mo. Hindi, kasi Douglas yun eh. Dog. Kaya ang pangalan, Dog. Pag tinatanong ako, pag pinapasyal namin, kaya lang, di ba, lumipat ako ng bahay, bawal na yung aso. Pinamigay. Oo, yun na eh. Sa akin dito, gusto-gusto ko kumuha. Saka pag maliliit yung aso, mahirap. Yung una niyang panganganak, hindi siya marunong. Hindi siya marunong umiri, namatay yung tuta. Ay, totoo. Yung kalahati lang yung masa. Wow. Baliktad pa. Boss Benton. Eh, nahuli kami dala sa vet. Sabi ng vet, ng doktor. Sabi niya dapat maagan yung dinala. Hindi ko naman alam, hindi siya marunong. Pag purebred. Sabi ni Alleged Leader, oh. Hello daw, MLSO sa mga amoy baby at hindi maasim. Eh, naku, pasin. Naku. Sumisimsim yan. Bakit na ganyan? Ma'am Beth Ariol. Ma'am Irish Leader. Leader, pag ako katabi mo, parang kasabihin mo, parang amoy marshmallow ako. Ano si Spouse Jet? Wala na? Nagsimba yun, Sibrado. Lagi nagsisimba yun pag ganitong oras. Bait talaga. Galing pasimbahan yun. Tita Beth Ariol, ah. Pero yung pangalawa niyang panganganak, okay na, natuto na siya manganak. Hindi kasi siya marunong umiri. Pero sa pangalawa niyang anak, okay na. Ang mga namatay, yung mga, yung tuta, yung kala tuta. Ko naman yung tuta. Oo, yung first niya na, isang piraso lang motion. Naman. Tapos Mantesa hindi siya Sanchez. Marunong namatay pa. Ay, yung pangalan ng pusa akong huli, ano eh? Soy Cat. Sauce. Hindi, soy sauce. Soy sauce. Soy sauce tsaka ketchup. Dalawa yun eh. Pagkamalan mong sausawan pala yung mga alaga mo dyan. Ang cute pa naman nun, no? Ganun yung mukha, yung pangumpangu yung mukha. Tapos napakalaki. Napakalaki. Ay, hindi pala. Si ano pala eh. Ano na nga pangalan ng huli? Yung amal nun eh. Kaya lang, binigay lang sa akin eh. Yung Bengal cat. Yung maganda yung pattern na tiger, yung pagka-stripes. Kaso pinamigay ko na, nakakakita ng multo eh. Pero sa bahay talaga, mahilig kami doon sa pan kasi yung kapatid ko may alaga din siya, mga parrot tsaka lovebirds, nagbibreed. Testing ko nga kung pwede ba magpalit ng African lovebirds tsaka parrot. Ako naman mahilig ako sa aso tsaka sa isda, goldfish. Ayun, pwedeng ganun-ganun. Bagtit, andyan na yung kaibigan. Si Kai Spencer. Shoutout, Kai Spencer. Matiin mo naman, Bagtit. Nakamute ka! Nakamute ba ako? Hindi, si Kai Spencer. Hindi, narinig ko si ano ah. Ito, Mother Red. Hello, hello. Oy, ang lakas ngayon niya ni Kai Spencer magpa-views ah. Oh. Si Guy. Nakamute ka, Bagtit. Binanatan mo si Kwan ah. Si... si Ninyo tsaka si PJ. Boss Red, shout out! Minessage ko si PJ. Sabi ko, ano ba ginawa mo? Bakit ginadid ka yung sponsor? Sabi, tumawa na nga. Si PJ ba sumalo nung channel ni Ninyo? Parang si PJ. Hindi ko alam. May pinamigay dati si Ninyo, di ba? Yung monetize. O si PJ nga siguro. Si PJ yata. Kasi alam ko yung, ano is, parang si PJ. Sabi ko, ba't, ang laki kagad nung channel ni PJ. Bihira na lang naman siya mag-LS ngayon. Nag-upload na lang siya. Busy ko sa pag-alaga. Ay, ang dami nag-message. Parang, hello. Ay, nag-message sa akin. Ang kapal daw ng mukha ko. Ba't kong tinatabi? Nagkakagan na pala't mga to. Sino? Nag-away na sila. Yung mga kulaong vloggers dati. Ah, oh. Eh, si... Kaaway nila si ano, Kuya Ninyo. Ha? Naisahan. Ah, inaaway nila si Ninyo. Ganito na lang kayo mga kulaong vlogger, magpalakihan na lang kayo ng titi. PJ nga. Kurado mananalo pa si Ninyo sa inyo. Uy, binabalik na naman yung issue ni Kwan, ni Kulaong. Sabi niya nga, sinisingil na naman siya ni Kwan, yung pagtit angel mo dati, si Joanne Tupacio.
Yung ano, kamag-anak niya daw si Ferdinand Tomasio? Sinisingil niya si Kulaong ng 400k na, 200k yata na utang. Ano, 100k lang dati yun, naging 200k na? 80 mil nag-umpisa yung brat. Sige eh, fun ko eh, kayo, in-angel mo yun eh. Nagtataka ako kaya no, kay Tupa, kay, ano pangalan nun? Si Joan Tomasio at Mary Ano Campo ang ano pili doon. Siya nagpapautang pero naglilibo siya ng panggatas nung oh, na ako yung nagtataka lang. Hello, motion science, hello. Buhay pa rin, matibay din si yung mga bagtit angel mo no nung una, grabing tibay ng mga mukha no. Sir, bakit lagi mo binubugbog yung bagtit angel? Ni ikaw lahat ang nagmana noon. Good evening mga kuya. Nakakasabay mo nga si RB Roldan sa pagligo. Sino? Ano yung ligo na yan? Buti pa siya. Aka muntik na maligo kanina sa car wash. Oh, patas ko magsimba. Pero goods naman, oh. Goods na folks, car wash kasi umalis ka sa sasakyan mo. Kasi hindi sa labas ako naghintay, hindi ako sa loob. Pati sa loob naglilinis na sila. Shout out. Eh bakit napagkamalan kang sasakyan? Eh? Ano naman? Toyota Crown o on record, Galant o Mercedes o Cadillac o ano, so Chevrolet. Wag lang Cairo. Anong Cairo? Caro. Gusto ko ng ano. Isang pwede. Gusto ko yung Caro kasi pag yung pasahero mo kita sa lab ko, sabi ko, may option pa siya kung gusto nila humiga o what. Lalo pag sa malala yung biyahe, maganda yung Caro. Ano, camper? Kasi kung pagod sila sa buhay ng biyahe, hindi silang humiga. Tapos ang kanta. Yung kanta, Ave Maria! O, di ba? Tapos, may bulaklak pa siya. Hindi mo na kailangan ng freshener. Kachiche! Tapos, sa nakagarahe, sa Laloma o sa North. Pero ano naman, at least, na-achieve naman, ano naman, at least bukas, malinis na malinis, mabango ulit. Mm-hmm. Kasi kanina bago ako no, bago ako pumunta ng ano simbahan. Oo. Ano? May asim. Alam ko bakit? May asim kasi kumain ako ng lunch, may suka. Sawsaw sa suka, sarap noon. Aminin mo, inasakay mo si Badong no. Pumunta kayo sa I will not accept him. I will make him salaksak in the ano under the chassis. Under the chassis. Because he's suited there. I don't accept. You know, I don't accept Mang Canoric passengers. Okay? He's forbidden. He's a bad spirit. I will not accept him. Ever. Even if he touches the roof, I will not let him. Because I don't like to be affected by the Canoric spirit. Spokesjet, kahit anong paliwanag mo dyan, the evidence is strong. No? I don't maasim like him. At sakyan mo. So ibig sabihin may pinasakay ka doong taong maasim. Eh sino yung maasim hindi dito? Kumain ako ng calamares, may suka. Ebidensya. Ma'am Rachel, ano amoy ng gas pang ko? Galing sa pinaglihan mo ng calamares, wala. San pa yun? Ano? Ay, Boss basta Billy, ano, si ano, ano, si Chris Spencer. Ay, hindi ko papasakayin yan. Huwag siya sumakay, ano. Dahil ayoko ng jinx. O sabi ni Brother Kabagis, ayos yan Brother Trunks, dayo tayo balintawa. 24 hours bayahe, pwede ka matulog kung nakahiga sa likod. O sabi ko, maganda yung karo. Oo. Anong masyado brand? Lang Oldsmobile, Cadillac, Chevrolet, o Lincoln. Ano, Dodge, o Mercury, o Ford. Hindi, Briggs and Stratton. Ay, ano status? Ay, anong ano pala noon? Ano yung truck? Status nung ano, yung, ano Mindanao Metro ano Rail, ano, trans... Mindanao... yung... Ano, yung Mindanao Rail Network? Oo, railway. Hanap pa sila ng budget para doon. Kasi kailangan nila ng budget dahil pinapahanapan ng budget ni Kwan. Di ba may target na tayo na umpisa last quarter of 2024?
Nung... Ewan ko eh. Narinig ko, pinapahanapan pa lang ni PBBM ng mapagkukunan ng budget. Meron na, nag-ano ng Australia at saka America at Japan ah. Yan. Brother Billy, hello, hello, shout out. Pujo, hello, hello, kuya. Kung ako si BBM, papakulong ko si ano, papakulong ko si Kibuli, tapos kunin ko lahat ng assets niya, bigay ko lang sa gobyerno. Bigay ko sa pinto. Hindi, kung ako si BBM, ipahuli ko si Kibuli. At saka dapat, i-ano yan, dapat i-execute yan, dapat i-castrate yan, tapos ang gagamitin, chainsaw. Tapos gagawin yan, kamapako. Anong yung chainsaw mo doon? Galit na nga lang. E di buong tao, yee. May naalala na naman tuloy ako dyan. Ako, mag-aaway na naman kami. Ba, may 51 billion. Nasaan daw, oh? May panawagan muna ako, ha? Yung mga hindi tuloy dyan, mag-ingay. Sino ba? Kala ko, panawagan. Ay, hindi pa tuloy si Kira? Si Boss Kira hindi tuloy? Hindi ba't sabi, anong issue yan? Kira daw. Ma'am yung alibino niya. Akyat yun. Eh, paano yung Kira? Hindi ka makakakyat. Naku, type ka. Comment ka na lang muna dyan. Ay, may issue daw si Boss Billy sa... Hey, hello, hello. Ano, pusa tayo? Ano, pusa na? Ah, fight na. Oh, fight na. Inahanap lagi si Pating eh. Pinapasa ko lang ako yung sabi si Pating. Asay, ano natin? Oh, naubos sige. Ka rin na yung oras ko kung magawa ko ng overlays ng aking OBS. Oy, Boss Bagtit, pwede yung ano eh. Pwede overlay no, din ng ano eh sa StreamYard. Hindi nga ako marunong gumamit ng OBS. May OBS application ako dito sa CPU ko. Yun lang. Tingin ka sa YouTube, maraming tutorial dyan. Madali na nga. Ano na YouTube, may tutorial dyan. YouTube, OBS, ganyan. Ikuan mo lang. Ituturuan ka lang paano. Kaya lang, kaya pa ba ng laptop yon, kuyas? Yung depende OBS. Sa specs ng laptop mo. Dapat medyo malakas-lakas yung kuan mo, yung RAM. Sakto lang. Kaya tsaga ako sa StreamYard. Nasaan yun eh? Discarte. O si ano daw ba? Bumawi ulit? Sabi ni Manang Mars. Totoo daw ba yun? Na ano? Bumawi daw ulit si JB Ejercito. Pumirma ulit na overturn the contempt. Totoo nga. Baka hindi na ba? Sa ano yan. At sarap sa pakalang niya. Wala pang balita. Balimbing siya. Abe? Ito naman, balimbing kagad. Ito naman. Wala ba? Atin tanong yun. Maano tayo ay, niyan? Dapat wag ka masyado mag-umay. Wala pa. Ako din wala pa. Maghinas, maghugis titi ka. Ay, maggunos dili ka. O nga pala, kuya. Wala. O nga pala. Thank you, kuyas. Ato, umpisa na natin, ha? Ato. Yeah. Kasi actually, yeah. Right now, admittedly talaga namang ano, no? Yung pagdating sa pakikipag-communicate in terms of pagpapa-views, malakas talaga yung mga DDS as of the moment. Kasi initially, for 2016 hanggang dun sa pamumuno or administration ni Duterte, talaga na mayagpag sila ng walang kalaban. Eh right now, syempre, panahon na ni PBBM, kahit although mga gwapo tayo at magaganda, eh daig tayo pagdating sa pagpapalaganap ng impormasyon kasi nga malakmaano sila, 'di ba? So, eto ngayon ang nangyayari, although hindi natin sinasadya, pero nagkakaroon ng kampihan at saka yung dilaw at yung pula. So, since inevitable 'yan. Or hindi yan mapipigilan dahil minsan hindi nga naman talaga natin sinadya yan eh. 'Di ba na mayroong kampihan yung dilaw at pula. Kung gayon, ang tanong, ito tanong, Boss Spokesjet. Okay ba sa'yo yung kampihan ng dilaw at pula? Kung okay, ano sa tingin mo yung hangganan o yung limitasyon lang? Ayun, sa akin lamang, to be straightforward about it, hanggat maaari, sana'y wala ng mga faction-faction na yan, kay dilaw, kay pula, because our President Marcos Jr. wants a united country. And we should adhere to whatever he wants. Because what he wants is not just, it is not simply what he wants. But what he wants is something that's right and
something that we all desire. Kaya wag nating ano, hangga't maaari sana iwasan ang kampihang dilaw at pula. Kampihan ang tama, kastiguhin ang mali. 'Yun lang masasabi ko. Mahirap mang gawin but we can do it because we have to fight what is right, not what is wrong. But what is the right from the wrong? The right sa akin, if you do your duty in government, if you are transparent about your transactions and your doings, if you are truly serving the people, and if you are trying to avoid blemishes to your name and to your reputation as a Filipino, and as for the public servants, if you are putting others above yourself in terms of service. Because if you want to go self-service, you go to the cafeteria. That's where you belong. That's it. Pati cafeteria, tinamaan. Ang tindi. Suki ako doon. Tita May Jones, sila Yoli Vinuya. Hello, hello. Ayan, Tita May Jones, acknowledge. Charlene, hello. Manang Tere, shout out. Ayan. Ikaw, Ma'am Carclea. Itong unlikely alliance between mga yellow tsaka pula, I think of convenience kasi yung mga yellow, wala naman silang choice. Eh kung hindi sila kakampi kay ano, PBBM, di ba nakikita nyo na yung mga FPRRD supporters, they're trying to go for the ouster of PBBM. Eh sinong papalit? Mas ayaw nila kay Duterte. So walang choice yung mga yellow. Gustuhin nila that PBBM would stay in power kesa naman palitan ng isang demonita sa mata nila. Grabe naman. Eh, hindi aking ano yun. Sinasabi ko lang kung anong nasa isip nila. Yayanin. Kasi na nababasa ko yung nasa isip nila. Ano ko lang, hindi naman words ko yun eh. I'm a mind reader, kumbaga. Anyway, yung sa kanila, it's for convenience, tsaka I think pang-iinis na din yun. Pang-iinis? Of course. Datingin ko yun yung main, no? Yung pang... Of course, yung like let's say Laila Dilima has had such a horrible experience with the Dutertes. 'Di ba? Mm-hmm. Oh. Di syempre what better way to get back at the Dutertes than to support the PBBM administration and to heap praises at PBBM. Ang sakit nun kay FPRRD na yung kanyang nemesis na si Dilima ngayon ay sinasabi napaka, di ba sabi niya, blessing si PBBM. Tapos ito yung nagsasabing napaka hayop na presidente itong previous administration. Eh, to the Dilaw, Laila Dilima is like a hero. Di, ano ngayon? Di ba? So, convenience, tapos yung pang-iinis din sa ano sa previous administration. Although if you think about it, ang limitasyon dyan, once this is all over, pag nawala na din yung ano, that it, once the Duterte threat is gone, back to ano na naman yan. Don't think for a moment that it's going to last. Kung wala na naman yung Duterte threat, I think it's going to be back to Dilaw versus Pula na naman yan. And you can see not all of the yellows have embraced the, you know, this unlikely alliance. Kasi yung may nakikita pa rin kayong mga yellow na umatake pa din kay PBBM, di ba? Yung mga may mga iba pa din dyan na nagsasabing
hindi daw maganda yung mga ginagawa ni PBBM. So hindi full pa rin yung alliance na ito. Pero for now, I think it works kasi yun nga, they'd rather have PBBM than have a takeover by, you know, by the Dutertes. So mas gustuhin nila na PBBM will stay in power. Plus, mas hindi naman, you know, it's not hard to see na Dadilaw is way more intelligent than Dadilaw. hindi mahirap gawin yun kasi napakababa ng standard, di ba? Yung DDS, hindi mahirap higitan yung mga DDS na ganyan lang naman sila. I agree. So pagka ano, with all due respect sa mga ano, may mga DDS in general lang ito. Kasi and I'm going by the people that come to our live streams na nanggugulo. So I don't have too much experience with the DDS except for those who come to our live streams na ang tanging pang-debunk nila sa aming mga live streams ay magkano, pangit ka, matanda ka, or tambaloslos, weak president, sanang 20 pesos na bigas, which is like the stupid, yung 20 pesos na bigas is like the stupidest thing that you can say because the entire world is experiencing price increases of everything. Hindi pa, ilang beses na natin sinabi yan, you don't live in a bubble. Everybody is experiencing this. How do you expect the Philippines to have 20 pesos bigas? No, na sa Amerika nga, isang 20 pounds na sako ng bigas is, magkano ba yung sinabi? Kasi I don't do the groceries, pero it's way more expensive here. I think it's $20 ba ang, I think it's $20 for 20 pounds. So kung i-convert mo yan, mas mahal pa din dito. So isipin nyo, buong mundo nag-i-experience ng napakamahal na bigas. Gusto nyo ang Pilipinas bumaba yung bigas? Ano kayo? Kayo lang ang anak ng Diyos. Diba? Like, use your brains naman. Nako. Pero, you know, that's the problem kasi. You can only help people. You cannot help people beyond their intelligence. Kaya nga sabi ko, hindi mahirap na higitan ang utak ng mga DDS. Kasi, sakit? That is just based on the people that come to our live streams. Wala akong much experience beyond the I agree. Kasi mga Kleya actually I'm looking for someone talaga. Kasi yun nga, marang gagawa sana ng segments na kasama ni Boss Inaro. Tapos parang dapat tatlo, di ba, yung parang perspective. Yun sana yung gusto ko, yung perspective ng yellow, ng pula, tsaka ng green. Eh, si Boss Inaro, okay na eh. Dahil, syempre, magaling naman si Boss Inaro. Tapos, naghanap kami ng DDS na medyo matalino. Wala eh. Isang taon. Natawa nga ako sa iyo. Sabi mo, you want an intelligent conversation na kasali yung DDS. O, nakakalimutan yung ano, pinag-usapan natin dito. Dilaw, Berte, yung mga DDS. Meron pang isang faction na sa kailangan natin na kunin yung punto de vista. Ano? Sino? Nakakalimutan nyo yung faction ng mga kulao. Mga bubo talaga yun. Ay! Wala ko na sa Bagti. Kala ko naman ano. Yun. Kasi may bago daw faction ngayon, yung Mangkanor faction. May pula, may dilawan, may berde. Ano ba kayo yung mga ano, pag mga niyakis, that's part of DDS. Anyway, so
natawa ako. Hindi, DS pala si Kalakalye. Ewan ko, hindi ko kilala. Mas mukha siyang exhibitionist. Hindi, anyway, yung natatawa ko sa'yo, naghahanap ka ng matalinong DDS, where can you find somebody like that? Eh, hindi mo mahahanap yun. Tignan mo naman yung mga vlogger na, tignan mo naman yung mga vlogger na napapanood mo. Na, di ba, nagsasabing henyo daw siya, tapos he rattles off, di ba, ito si Trax, palaging pinaplay niya yung kay Badong na, ang negative na ang ating investment sa Pilipinas. And sabi niya galing ito sa Bangko Sentral without showing any proof. Wala siyang pinapakita na he just says Bangko Sentral pero walang pinapakitang proof. Pag MSMA ang nagpe-present, palagi kaming nagpapakita ng, this is tama. Where we got it from. Diba? Hindi ganun ang PBBM administration na supporters. Anyway, going back to So, hindi, I would rather, have this alliance with the Yellows kasi mas matalino silang kausap. Aray, kaya sakit. Kaya si Kainaro, di ba? Si Kainaro is very respectful when you talk to him. Tapos yung conversation mo is so intelligent na hindi, grabe yung Pero I'm not saying na there's, a couple of DDS na yung mga nagpupunta sa channel natin na respectful din, pero it's a handful. I will tell you, there's a handful na nakakausap mo ng matino. There's a handful, there's always exceptions to the rule, pero in general, bobo na, pangit pa. Ano magagawa mo dun? Spacks lang yan, ha? Gusto ba nila magpakita tayo ng mga itsura nila? Para mapal... Nakikinita ko na sasabihin ng mga DS niya. Sikita nyo si Kay Carclea, nahawa na sa MSDP. Kaya lang. Kay Carclea, napapansin ko nagiging ka ngayon. Dahil hindi mo ba ito live stream? Hindi mo ito channel? hindi ko ba channel ito? Kay Banat Boy po. Kay Banat Boy. Dagdagan mo pa. Lupitan mo ito si Kay Carclea. Wag mo kontrolin yung kwan. Kung yung nasa puso mo, ilabas mo lahat yan. Hindi mo naman channel ko. Alam ko channel ko ito, Banat Boy. Uy, nga, bawal nga mag-sensor dito sa channel na to. Alam. Tensya na. So Boss Louie! Pero, Sir Louie! Mars! AP Welder, hello! I'm just saying, in spite of maganda ito ngayon, don't kid yourselves. It's going to end. Pag nawala itong, the threat of the Duterte's taking over, it's going to end. It's going to end. Totoo, sa tingin mo pag namatay si Duterte, naglaro na sa isi. Patay kagad. Hindi kasi, sorry. Ulit, wag na yan. Bakit naman? The threat of the Duterte's pag namatay over. Yung ganun lang, pag clear na wala yung threat na they can take over, like pag talagang nawala yung power nila, I don't know how that's going to happen. Kasi yung pag transfer over na ng power of yung pag-assign kay Duterte ng ng yung administrator siya ng properties, that's a strategic move, di ba? Yung it's not only for him to take over the management of the properties. It's going to prevent a hostile takeover of the properties by the government, by any other, yung whatever, baka merong nagtatangka na i-take over yung KOGC. Hindi natin alam kung ano pa ang mga nagtatangkang i-take over yung KOGC. Pero strategic yan. Tsaka, yung mga pictures nila, parang, if you're really planning to do something, why are you publicizing it?
bakit pinapakita mo? Di ba dapat isikreto mo? Nananakot ka? Bakit nagpapakita kayo? Ayan na, I'm pertaining to yung mga hindi alam dyan, yung mga... Ay, sabi ni Saint Benedict, magiging basher na ako. Ay, I don't mind magiging basher ka, Saint Benedict, kasi ano ka naman, matalino ka naman maging basher. Oo, masarap magkaroon ng basher na matalino, no? Kasi wala eh. Si Saint Benedict, he's always respectful naman. Ay, si Boss Bento. Anyway. Thank you, Boss Bento. Ay, sabi ka nyo, si Joel Rabinal, sabi niya, puso mo, I don't get excited about stuff like this. Brother Alex and brother. If it was about my family, siguro, pero not about politics. These people don't even know us. Bakit ako ma... it's not gonna affect me like that. Anyway, ang iaano na lang natin dito is wait and see tayo. Kasi yung pananakot nila with all these pictures na they're planning something big, it's parang nakakatawa naman. But you know, still, I hope the government is watching them and keeping a close eye on them. Kasi, yun nga, yung mga tao, natatakot din na, ay, nako, itong mga pangit, yung mga, supposedly, mga big-time na DDS vloggers, nag-meet up and they're doing whatever, they're planning something big. Pero, you know, if you really are planning something big, why show it to the public? Dapat isikreto mo yun. And then, you know, parang mag-i-strike ka ng ano, diba? Blitzkrieg. Boss JP, thank you. Hindi po ako galit. Ayan, maraming salamat kay Brother Kabagis. Thank you, Welder. Thank you. Kabagis. Roselia Markich. Quiet no na ako, banat boy. Okay na? Palakpakan. Tapos na ba? Ano na ba kaya? Sige, quiet na ako. Akala nila tuloy, nagalit ako. Hindi! Sige, magalit ka lang dyan! Di naman live stream, di naman atin to live stream na to, okay lang. Kagabi nga naman, ngayon ko lang nakita, nakikita mo pala kung nagdidilaw, nagpupula yung live stream mo, no? Oo, kapwan. Ang pinaka ano pala yung BOBO, bawal daw, pag nagsabi ka ng ano. Sa tingin ko, banatan ko na tong ano, YouTube. Hindi ko na lang ginagawa niya eh. Apa nagsabi ka ng bobo, nagdidilaw? Bobo. Eh, dami-daming bobo dyan, yung mga DDS, bobo talaga yung mga yan. Bobo. Nang nga! Oh, next topic! hindi mo sinabi kung may list, kung lima, hindi, mahaba ang sinabi mo kung ano limitasyon. Kung sakali man, walang limitasyon, no limit. Nako. Yun lang ang limit ko, ang sabi ko, ang limit is kung ano na, kung wala na yung threat, eh maghihinto na yan. Tama. Ano na ulit, pula tsaka dilaw na ulit ang magbabakbakan. I-eliminate yung pangatlo. We will go our separate ways once the threat of the Dutertes disappear. Sa tingin mo hindi lalakas yung ano, Mangkanor party list? Mga solid daw yun eh. Anong Mangkanor party list yung mga manyak? Oo. Oh, si Labadong, si Duterte, si Kibuloy. I don't think so. Kasi I think the Filipinos, we don't give the Filipinos credit, enough credit for being smart. I think, kayo naniniwala na go Philippines, tumatalino ang Pilipino? Hindi, I think ano, okay naman. Boss Anso, shout out. Hindi, kaya lang, ba't nakalusot si Robin? Mga bumoto kay Robin talaga, hindi. Hindi, pero ngayon, nakikita na. Hattori, hello. Oh, nakikita na, tingnan mo yung mga nangyayari, di ba?
I think makikita na. Go Philippines, hello. Oh. Si Boss Bag, thank you very much, Mang Kakleya. Palakpakan. Kampiyan dilaw at pula, ano ang limitation? Limitations, kasi sa social media, if you are talking social media, very flexible kasi tayo. We cannot say this is the limit, dito walang. Wala eh. Although, unexpected yung ano yung ginagawang pagsasama, pagkakaintindihan ng mga, we will say, label dilaw and pula. So we cannot determine naman pula is dilaw among us. Pero maganda lang kasi dahil naimumulat natin sa katotohanan yung silent majority na tinatawag na walang imik, hindi nagsasalita pero nagmamasid. So na-enlighten natin na mas maganda yung nakaugalian nating battle before between yellows against red. Kasi yun yung battle na issue, yun yung battle na debate talaga eh. Oo. Yung we answer each other through evidences. Thank you, Ma'am Liwayway. They accuse, but we answer back. Good allegation, but they answer back with proof. Dito kasi iba. Iba dito, wala na may balita, gagawa na sila ng balita. Di ba? Gagawa sila ng kwento. Totoo. Kaya, wala. Dishonor yun para sa akin. Walang karangalan doon na makipag-debate dito. Kaya lang, hindi rin naman pwede palagpas eh. Kasi pag pinalagpas mo to, mga abuso, aabusado sila. Yung, hinayaan nila kami. Kasi totoo, ganyan, ganyan. Ang pangit yung kadebate sa totoo lang, mga DDS. Oo. Wala kayong kwenta. Mas gusto kong kausap ang dilaw. Sa totoo lang, yung mga nakakausap ko ngayon, yan yung mga taong iniiwasan ko dati. Yung nasa bus kami nagpapansinan. Pero ngayon, tignan mo, nagkakalabitan na kami. Uy, mag-DDR. Ito, naalala mo pa ba yung nag-aaway tayo sa social media because we dilaws you dahil ka kay Bongbong, gano'n sila. Ngayon, pagkakasama na kami, alam mo pinag-uusapan namin? Panyak na yung si Kibulo. Pati sinabi ko na nga, si Duterte nun, si Raulo talaga yan. Kurap, gano'n yan sila. Ako naman, patanguna lang ako. So, debate, ang debate kasi, kahit nasagutan yan, yung karangalan nandun, yung dangal pa rin. Tama. Yung respeto. Yun pa rin, yun yung essence of debate eh. Kasi pag nakipagsagutan ako sa'yo, na alam kong wala na akong respeto sa'yo, wala nang debate doon. Wala nang debate doon. Kung yung masisira ko yung respeto ko sa kausap ko, bakit ako naging mag-debate? Wala naman akong karangalan. Okay. Kaya ito naman, itong katanungan, dilaw and pula, tulad ni Ma'am Barclaya kanina, we will see, but we have to grab this opportunity. Yung kailangan natin kunin itong oportunidad na to para matanggal sa equation, mali. Diba? Ang mali dun yung itong kabila eh. Yung gumagawa ng kwento talaga eh. Yun yung mali dun. So we have to remove them from the equation because it's not healthy anymore to the society and community. Wala na yun. So, kapag natanggal na yun, let's balik tayo sa debate. Yung masustansyang debate. Di ba? Diba? Yung masustansyang debate, yung walang pukulan ng kasiraan, yung tama lang, kung ano yung totoo, yun yung ating pag-usapan. That is the healthy society. Yan yung tama, healthy no? Na komunidad. Kaya so, hindi natin natanggal yung against and pro. Well, andyan na yan. Andyan na yan. Nung namulat si Jesus, nandyan na si Satanas. Kaya tayo nandiyo dahil nandiyo si Kibulo at saka si Duterte. Finish. Dalawang grida. Magsanib puwersa. Pero tama nga, no? Kaya hanggang sa pagdidiba, di ba? From dun sa mga plenaryo dati, matatalino yung mga senador dati kahit yung admin, pro-admin, minority, pagka nagdebatehan, may mapupulot kang eh. Alam mo yung para kang may talino ako na pulot kahit papaano. Ngayon, may pa ganun-ganun pa si Rob. Ikaw tumigil ka. Sa utak. Huwag mo ang ginaganon-ganon sa tenga. Tatamaan ka sa akin. Ayun. Thank you very much, Boss BT. Concise and precise. Yan si Boss Bagtit. Palakpakan. Boss Trunks. Ah,
Ano nga yung si Boss Trunks, ha? Brad, tandaan mo lang, ha? Alalahanin mo yung salami mo. Nakikita yung reflection na pinapanood mo. Mukhang si Salumi Salbi yung nakita ko doon, ha? Boss Black Ryan! Nire-review ko yung mga nag-a-apply sa akin. Ng mga applications yun. Saan? Pag, ano ba? Kampihan, dilaw at pula, ano ang limitasyon? Ay, mahirap to. I invoke my right for self-incrimination. Nasa korte na po yung kaso. So, baka po makakasama yung aking sitwasyon kung magsalita po ako rito. So, ayun po. Invoke my right for self-discrimination. According kay mo. Kukontrahin ko. Ah, sabi ko sa inyo, ako laging black sheep. Kukontrahin ko ang sinabi ni Tita Carclea kanina na gumamit ng utak yung mga DDS. Tita Carclea, you are asking for something that they don't have. No? How can they use their brains if they don't have it with them? No? Logic. Yung mga utak yun, ginamit na mga yan. Diyos ko. Sino ba? Yung mga mukha. Mukha ng mga tao, kulang naman yun. Pag binuksan, pag dinisek mo yung mga DDS na yan, sigurado wala kang makikitang halos doon sa kanilang mga internal organs. No? Kay Badong, pag binuksan mo yan si Badong mula ulo hanggang yan, no? Bituka lang makikita mo dyan. Wala nang iba. Utak, wala. Puso, wala. No? Yun. Meron lang yan, pantog, tsaka itlog. But anyway, kampihan hindi ko naman channel, ano pakialam ko oh, ano problema mo ba dong oh, kantihan mo tong channel na to, tandaan mo, i-screenshot mo, i-record mo yung LS na to, wala kang bayag pa dong kilala naman niya si Banat po ya kilala alam mo naman so, kampihan si BT, si BT lang din niya kilala sabi niya. Hindi, no. Mas una pang ano ni Boss Bagtit yun eh. Nakaka-depress naman ba doon? Una kang naging kadiring ba doon na yan? Kampihang dilaw at pula. Wala akong nakikita ang alliance between pula at dilaw. It just happened that we are going on the same direction. So there is no friction against the two, between the two groups. No, so it just happened na yung policy, yung mga na-achieve ngayon ng gobyerno ay medyo tanggap ng mga dilawan. So they don't bother to go against it. So di ba pag parehas kayo ng direction na pinupuntahan, eh di pa smooth yung biyahe. So walang alon, walang friction between the two. Unlike dito sa DDS na they are trying to oppose, they're trying to talagang gusto nilang kontrahin kahit ano. Even went far na sabihin na yun nga, negative yung investment, walang direction ang gobyerno ni PBBM, no? It's because they know, no? Alam ko, alam ng mga DDS yan kung ano ang nangyayari sa gobyerno, but they just don't want to accept, no? The truth, no, na ang kanilang puon, no, sa ang ginawa ng kanilang puon for 6 years ay nalagpasan in 2 years lamang ni PBBM. No? Now they are trying to yung tanggalin si PBBM. 'Di ba yung build lang eh? Oo, yung build lang, Diyos ko. 12 lang pala nagawa doon. Paano? Eh, if you, di ba naalala nyo yung isang project, hindi ko alam kung sa subway yun o sa Metro Mindanao Rail yun, yung may offer din yung Korea yata tsaka Japan, mas mababa yung interest, but they choose China. Kahit doble yung taas ng interest. No? So, anong nakikita mo dun? Kaya nga, alam nila yan, ang nangyayari sa Kwan. Kita mo, if kung nakikita mo yung pattern, hindi sila consistent sa kanilang mga issue except for the 20 pesos na pangako na bigas. The rest, kung ano lang yung maisip nila, yun lang, no? Without even showing. Maawa kayo sa supporters niyo diyan, maawa kayo sa mga followers niyo, viewers niyo.
pakitaan nyo naman kahit konting facts or document na yung sinasabi nyo ay totoo, para at least naman, no, ganahan naman sila sa pag-support sa inyo. No? Kasi hindi naman yan itong gobyerno, hindi man ito pwede rito yung laway-laway lang. Eh. You have to have always supporting documents or supporting facts. No? Tulad ng kay Badong, saan ka nakita ng minus, negative yung investment? Hindi sana civil war na yan dyan sa Manila. Nakawan na dyan. Ang inflation na sana natin yan is skyrocketing na. Yung mga presyo ng gasolina, because wala ka nang mabili dyan sa pera mo pag minus yung investment mo. Use your brain. Ay, wala ka palang ganyan. Sorry pa to. Use your brain. Kuya Ivan! Jael! Ay, brother Ivan. So, yan yung nakikita ko dyan. Wala tayong limitation. Kasi ang ating namang direction, no, with the Dilaw is going on the same direction. So, oh. As we have no friction with them, no, I think it will be going smooth, no? Yun nga, sabi nga ni Tita Quarkley, mawawala yan pag nawala yung Juan Duterte. So I think 2028 will be the parang deciding factor ng mga Duterte. If Sara wins, agree, then I think they will have a chance to Juan again for another 6 years. But kung na matalo si Sara dyan sa 2028, and I hope na matalo talaga, I think that will be the end, no, for their a conquest for a national power. So, so I think kung matalo sila dyan, yan ang katapusan nila sa kanilang patent. So, mga 2025, magkaanuhan na yan, magkayanigan na, no? Kung kukunti pumasok sa mga Duterte. Well, kwan pa lang yan, eh. Ang 2025, kwan pa lang yan, eh. Parang titingnan pa lang nila kung sinong mananalo. So, dyan pa lang magkakalaman kung sino yung mga magkakwan talaga. Tama. So, magkakampihan. So, kung manalo yung halos laman karamihan sa mga manok nila, yan. Eh, kung hindi pa, kung gusto nyo ulit magpakabobo, ibuto nyo ulit yung dating NPA daw na kumalaban sa gobyerno, na nagbalik daw sa gobyerno, ngayon kumakalaban na lang sa gobyerno, eh, make up your mind, ka-ere. Yung nagpapanggap. Ano ba talaga? NPA ka ba dati o hindi? NPA dati, NPA pa rin ngayon. Hindi si ano kasi si Pahelde, hindi sabi magpapaano, magpapaano. Yun lang yun. So 2025 will be parang kwan nila yan, checking nila yan kung sino yung kanilang pwedeng i-kwan. Then 2028 will be the deciding factor for the Duterte. No. Manalo si Sara, then for sure, Pulong will be the Senate House Speaker. Pulong? Anak ng Pulong, oh. Ngayon, hindi natin malaman kung si Bato o si Bongo ang mananalo sa ang magiging Senate President. Kasi imagine si si Bato yung magiging Senate President. Kaya na, kaluluhuri ko yan. Tapos Blue Ribbon Committee si Bongo. Makakaawa yan. Yung Ethics Committee si Robin Padilla. Punta. Mali yun. Ano, Ethics Committee? Edits. Baka petics. PCO. PCO si Banat pa. Bagong kumitik lang ginawa talaga yung para kay Robin, para doon sa mga taong medyo may problema sa edits. Wala ka mga saan si Robin. Jutay na pupa. Jutay na, jutay pang buwan. Oh yeah. Tenta naman tayo bukas. Ano, ako yan. Sasagot pa ba ako? Ang ganda ng sagot nyo. Thank you. Hindi sa akin. Shout out si Cypro nandito ah. Boss Cypro, shout out. Nagpo-political vlogging na rin yung si Cypro eh. PBBM din yun. Ah, oo. Matikas nga. Hopefully, tuloy-tuloy yan Cypro. Tuloy-tuloy. Oo. Ang tag dito, ako naman ang sa akin, no? Kasi si Kuya Ninyo na lang ang matalino sa kanila. Pumunta pa dito. Yan na lang matalino ng DDS eh. Si Ninyo Barsaga. Eh wala, nag-BBM na. Wala na. Oh. Eh, hindi sa akin naman, kaya ako naman sinabi, kasi nga, very noticeable na, no? Pero tama nga, I think there's no alliance or any agreement. We even haven't reached na yung pagiging alliance, no? Bago man maging kampihan or whatever. Sa tingin ko, for, yun nga, convenience dahil... Siyempre, parehas tayo ng tinatahak.
Pero kung ba't ko naman tinanong yan, kasi interviewin ko si ano eh. Sige, amas next week. Mindset ba? Mindset. Hindi, Jazzy Boss Manny. So, ayun. Jazzy Senator Risa. Sa next coming month. So, mindset yan guys ha. Mindset tayo. Thank you very much. Hindi kasi okay din yan, di ba? The more na maraming ano, pagkakampihan, kung ano, saka sila maging, sila yung maging opposition, di okay lang, di ba? Kaysa ang opposition mo ngayon, putya, out of nowhere, etong si Robin, bigla na lang sasabihin, puta, napag-usapan namin ni Senator ng Ginoong Pangulo na hindi daw na raw siya pipirma, di ba? Kaya, eh, yun ba? Ako buhay yung taus-puso nagpapakumbang. Ayun! Senator Risa, dahil po sa pagtutulpo, mga babae. Hindi naman niya sinabi, no? Wala lang, hindi niya sinabi. Basta gusto niya. Tinga, eh, Gareno, may follow-up question ako. Ano kaya pakiramdam ng mga yellows? Kasi sinuportahan nila si ano, itinulak nila si Robin. Anong pakiramdam ng mga yellows na tahasang sumusuporta at pinagtatanggol ni Robin Padilla si Ibuloy? Ay, narinig ko dismayado na sila, halos karamihan ng yellows. Pero hindi, mula kasi nung makita si nila yung ethics ni Robin, dismayado yung karamihan sila. Oo, malit na bagay lang daw. Sabi, huwag na natin pag-usapan niya, malit na bagay. Hindi, pero maraming ano sa kanila. I think si nakakasagutan niya si Sec Liamas. Nagkakasagutan sila kasi medyo ang tawag dito, medyo nabobobo. Hindi, sa bagay, noon pa sila na ano. Hindi, kasi ako naman naintindihan ko naman si Senator Robin bakit hindi niya sinasabi yung dahilan niya, yung personal niyang dahilan. Kasi nakikita ko kay Robin, he is a man of few words, no? Yung isa siyang, yung kanyang yung pagkikiyo, maiiksi lang yung mga salita niya. Hindi yung maiiksi yung parang, ano? A man of few words. Few words, ay, hindi okay. Bastos yun. Tutukoy ko doon sa I move, no? Englishin ko na to. English. I move. Buta English na nga yung I move, eh, no? I move. Yun lang yan, no? Inaintindihan na naman sila doon. Mas maano pa siya, mas maano few words pa siya kaysa kay Lito Lapid. Ayun talaga, wala ka talaga. Ni hindi nga dumanas ng iMove yun eh. Ay, pero may batas yun. Ay, Jarlene, thank you very much. Oo, may Lito Lapid Act yun. 12 months. May? Ah, talaga, nakapagsulo pala, pakan dati yun, pag ganyan. Ang galing pala, idol pala to siya, no? Si Senator Lito. May batas yun. Biktima. Hindi ba kasama yung kasama rin yan siya, si Lito Lapid, ha, na marami na rin na kwan yan. Kasi kasama yan siya doon sa, naging judge doon sa kay kwan yata, kay Corona, yung impeachment ni Corona. Isa siya doon sa senator. Hindi kasi ang galing niya eh, no? Stealth mode lang eh. Oo. Walang galaw-galaw eh. Walang galaw-galaw. Uy, wait lang, magkikwento pala ako. Kahapon, di ba, mamutin namin ng birthday party. Putya, itong shades ko. Yung kaibigan ko, sabing gano'n, eh kasi hindi kami masyado nag-ano noon, yung kaibigan ko rito, kasi dilawan nga, parang si Boss Magtit, yung mga kaibigan ngayon. Eh, tapos hindi kami masyado nagpapansinan, tapos narinig ko nagkaikwentuhan, sabing gano'n. Merong isa eh, parang in-interview si Senator Trillanes eh, sabing gano'n. Ano? Si Banat Boy! Eh, kilala ko nung, syempre kilala ko nung parang, nung host, sabing gano'n. Aming ganun, si Banat Boy, putya, ang okay yung pagkaka-interview eh. Aming ganun, sabi ko, ako yun eh, ako yun si Banat Boy. Hindi, si Banat Boy, in-interview si Trillanes, ako nga po yun. Kasi medyo matanda na. Puta, shades lang pala, pwede ng pan-disguise, no? Para tuloy ako si Superman, yun lang. Uy, si Boss Mark Ramos! Andiyan ka pa! Andiyan. Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ni Busita, ni Congressman Busita. Kumpare niya. Ayan. Ito, Boss Trunks, total nandiyan ka na.
Ano masasabi mo? Before next ano, ah, sige. Like naman kayo dyan, kahit mga tik-tik, eh, nakikinig naman kayo, mag-like naman kayo dyan. Oo nga! Napapagod na si The Warrior oh, sa career remind. Like kayo dyan, mga tik-tik. Mga tik-tik. Oh. Mga manyak, like rin kayo. And ito, very timely kasi, di ba, yung mga senador ng kumampi kay Kibuloy, no? Hindi lang yung mga pumirma, syempre, kasi si Bongo kumampi, hindi rin naman, ano, hindi siya isa sa mga, pero sila, ano, ano masasabi nyo, no? Kasi parang, for me, hindi lang kay, dun sa mga senador na kumampi, no? Pero parang, this proves na, putya, ano talaga, ano bayaran ng utang na loob, ganun? Ano yan, bureaucracy na ba na, ano, parang nakaugalian na ba na... Talagang ano, lantaran ng no? Garapalan yung pag hindi ba masasabing ano to? Parang form of corruption na no, kasi hindi 'di ba akin kasi yung definition ko yung corrupted yung utak mo eh. Pinagbigyan mo yung kaibigan mo. 'Di ba? Dahil sa utang na loob o dahil kaibigan mo. Boss Mark, thank you very much for liking. Ayun, Boss Trunks, so talikaw na nandiyan. Ano mga masasabi mo? Boss Trunks. Well, I move. Ay, hindi sila pinapa. Wait, ihihi lang ako. Naihihi siya in anticipation of the answer. Naihihi siya. Well, ay... Kano, dito mo makikita kung gaano na... Kung ako, kano to, impeachable offense to, betrayal of public trust to. Ah, kasi you are there to protect the welfare of the citizens, no? Filipino citizens. Sabi nila eh kawawa naman daw si Kibuloy. Eh, paano naman yung mga biktima, no? I think bago sila magsalita ng mga ganyan, they have to kailangan muna ng i-prove, no? No? Kailangan muna lang tingnan yung mga ebidensya, yung statement ng mga witnesses, no? Eh, dyan pa lang eh, nakikita nila walang statement or counter affidavit si Kibuloy, no? And then sabi nila kampahan sa korte, no? But it's just like a delaying tactics, no? They even try to yung parang deviate, no? Parang gusto nilang i-malign yung Senate hearing na ginagawa ngayon ni Risa Hontiveros for aid of legislation, no? Hindi ko nga maintindihan itong si Senator Robin tsaka si Senator Amy na they are very very ano nung harap-harapan silang nagsasabi na very vocal sabihin nila hindi ito for aid of legislation. Unang-una diyan is parang respeto mo na yan sa iyong colleagues, no? Yung kasamang senador diyan. No, respect, no, to avoid saying like that kasi nakakapanya, nakaka-influensya yan sa mata sa publiko, no, yung paniniwala ng publiko na na-divide, no, it should be parang tawag din din yung parang ewan ko tawag ba parliamentary courtesy or parang courtesy mo na rin sa kapwa mo senador, no, na saying things like that, no, it may affect the integrity ng committee na nagkakandak ng hearing. Pangalawa is yung very vocal din nila sa pagbibigay talaga ng suporta sa tao na they are even vocal to say kung ano ang ginawa sa kanila nung tao na yun. Eh. Pagpapahiram ng helicopter. Yun nga, no? Kapal ng mukha. They are very equal. They don't even mention sa mga interviews nila on kung kinoconsole ba nila yung mga biktima, nakikisimpatiya ba sila sa mga karanasan ng biktima sa nangyari sa mga ito. Nakasugal, no? So, pati lahat ng political capital nila nakasugal, no? Yung Cynthia Villar, he is my friend, I cannot do that to him. Kapal na mukha, kapal na mukha, no? Ganun. Did you see any one of them, itong sa apat na to, na nagbigay mo lang ng statement, consoling the victims, na huwag kayong mag-aalala, gagamitin na, tutulungan namin kayo para makamit niyo yung justisya? Wala. Dito lang ako nakakita na yung akusado ang
binibigyan ng assurance na huwag kang mag-alala. Hindi ka makukulong. So it is hindi ko rin maintindihan 'yon. So I think I feel sad for the victims, no. No, kung kuan man na mararamdaman nila na yung mga taong binoto nila ay parang inabandona na sila sa gitna ng kanilang laban. So why, paano pa tayo nito? Paano pa magtitiwala yung mga tao nito sa ating let's say justice system, sa ating mga politicians na pag campaign season, ito yung mga pangako nila, yung serbisyo, tapos tutulungan yung mga naaapi. It's nakakalungkot lang talaga. Yun lang. Okay. Palakpakan. Thank you, Boss Trump. Sis Boss Foxjet. Hello, ayun. Itong mga senador na kumampi kay Kibuloy, nako po. Isa-isahin ko at kung ano tingin ko sa kanila. Ito, si Robin. Numero uno, ba't pa kumampi sa isang pandak na manyak na wala namang katuturan ang pinagagagawa nito. Nanggagamit pa ng relihiyon. Nako, Robin, sa tingin ko, you are a villain now in the eyes of the public. At ito, Amy Marcos. Nako, talagang thank you. Walang ano, wala talagang pag-iisip ito. Bakit pa kumampi kay Kibuloy? Palibase, dikit kay Duterte. At ito, Cynthia Villar, na kilalang amasona ng Senado. Ang lakas ng loob nito sabihin, Kibuloy is my friend, so what? Hindi ka tunay na kaibigan because you seem to condone his acts. Or I guess you're turning a blind eye on, ano, on Kibuloy's malevolence. At ito, si Bongo, na parang bao ng ano, parang bao ng nyug na wala namang laman, na puro bulok. Ano maasahan mo sa kanya? Sunod-sunuran lang. At ito, kung pwede idagdag si Bato, bakit hindi? Isa pang bulok na bao yan. Mababaw. Alam nyo, itong mga senador na ito, misplaced ang utang na loob. At hindi utang na loob na pigilan ng aresto. Kung tunay na kaibigan, dapat isang tabian. Dapat ang sundin ay kung ano ang mandato bilang senador. At hindi ano, at hindi kaibigan ng kapwa tirador. Kaya masasabi ko, dapat itong mga ito, dapat talagang kastiguhin, latiguhin nang malaman nila na mali ang ginagawa nila. Kasi dapat kung senador ka eh, kung lingkod bayan ka, you should not take sides. Wrong is wrong and right is right. Yun lang. Palakpakan. Eh, ano masasabi mo, kinonfirm na ano eh. Ba't naman nadamay si Senator Bato? Eh, kinonfirm ni Senator Bato na Diyos talaga, anak ng Diyos si Kibuloy. Ikaw naman, no? Oh, well, he's a cretin, for Christ's sakes. He's a lunatic in his own right. Eh, confirm nga eh. Even if you make to put some sense into his head, wala rin. Confirm na ba na walang utak si Bato? Hindi pa na-confirm. Hindi, sabi niya talaga. Talagang anak ng ano eh. Well, anak daw ng Diyos eh. Well, he believes in a demented demented creature like Kibuloy. So he's also demented. Ay, ito na lang. May challenge ako kay Senator Bato. Senator Bato, may challenge ako. Kung may problema ka kay Banat Boy naman tala channel, magpakita ka ng birth certificate ni Kibuloy na permado ng Diyos na siya yung ama. baka Diyos kasi pinanganak sa likuran ng San Juan de Diyos. No, na siya yung tatay. Sige, si Ma'am Carclea naman. Ma'am Carclea, pasok. Mukha naman basura si Kibuloy eh. Isahin mo na lang sila. Eh, yung sinasabi nila na, ano, follow due process, magkaibigan nga sila. Sabi, you know, it's not possible. Yung case Cynthia Villar na
kilala ko siya personally, it's not possible na kaya niyang gawin ito. Eh syempre naman yung mga serial killer nga, 'di ba? Disappointed like, sa. Yung mga nakakakilala kay Ted Bundy, sabi nila, "Oh my god, he was such a nice Baskira. Guy." I can't believe that he would do something like that. There's a lot of psychopaths and sociopaths na they can live normal lives, mga double lives na they don't show their families who they really are. Tapos, meron silang ibang buhay na they do other stuff that you are not aware of. So, alam nga naman sabihin niya kay Senator Villar na I rape 11-year-old children on the side. Diba? Imposible naman yun. But anyway, just, okay. Makat kita dyan kasi sabi nila Kibuloy cannot do that, parang hindi daw magagawa ni Kibuloy. Is that is like pan di ba yung parang ano yan parang dinideclare mo na ano daw masasabi mo dun sa ano Ma'am Carclea, sabi ni Boss Mark Ramos dun sa diamond na doorknob ni Kibuloy sa mansion niya sa Kalangitan. Ay, penny naman. Kasi, hindi sabi ko lang, eh, panay sila sabi na yung Senate ay is not a prosecutory body. No? Kwan nang sila lagi dyan, 8 of legislation. Pero itong sinasensya bill, parang sinasabi nila, parang hinuhusgahan na agad nila si Kibuloy na walang kasalanan. So, parang lagi, they are always contradicting yung mga sinasabi nila. Kaya nga, wala po akong trabaho, Sir Mark. Pahingi naman ng diamond. Diamond door naman. Sa akin na, kahit yung handle na lang sa pang-flash ay nituro yung diamond, okay na sa akin yun. Hindi naman ako qualified for gas station, so diamond door knob na lang. Ay, idol ka pala ni ano eh. Ni Kuya Ivan eh. For Ivan! Anyway, so when it's admirable for a friend to stand by a friend when they are in trouble, di ba yung sinasabi, you're a friend in need is a friend indeed. Kung hindi kaibigan ka lang kung you know everything is fine, but when they're in trouble, iiwanan mo. While Kibuloy is in trouble, they're standing by him. It's not this is different. Hindi, you're not just a friend. You are also a senator. You're elected by ilang milyon na tao. So you need to be able to separate your professional life from your personal emotions. Kung hindi mo kaya yan, then you do not deserve to be sitting in that chair. Hindi ka professional. So while okay, I admire you for standing by your friend, you can do that in your personal capacity. Pero as a senator, you need to be able to say, you know, like your press con could say something like, okay, as a friend, I don't think he could have done this, but as a senator, I do believe in due process, and this is a forum, itong Senate hearing, this forum is a way for him to be able to express his side of the story, and because it is not a hearing to decide whether he is guilty or not guilty, it is in aid of legislation. There is no reason for him to fear coming here. Then I will not oppose the contempt order. Hindi naman ito court of law. Hindi ito. It has nothing to do with after the end of the Senate hearings, he will not be declared innocent or guilty. Hindi ito korte. It is just to see ano ba sa mga testimonya. It will just say, oh, itong batas na ito, may idadagdag tayo. May i-aamend tayo or may idadagdag tayong mga batas just to strengthen laws or to make laws so we can be sure that this will never happen again. This has nothing to do with cases that are going to be filed at the DOJ. Lang ang ano nun. So as a senator, it is your job to make sure that the processes that are in place are being followed. That is your professional role. Hindi ka nandyan as a friend of Kibuloy.
You have been elected by millions of people and that is your job. Diba? Oh, mahiya naman kayo. That's my opinion on all of them. Aimee, wala ka ng pag-asa. Special message to you. You know, she is beyond redemption. Not even her face could save her. Because her face has undergone unnecessary construction. Ayun. Thank you very much, Ma'am Carclea. That's why her brain is in this state of destruction. Hindi ako nagsabi niya na, si Spokes Jet. Spokes Jet, oh. Sabi ko lang na si Spokes Jet. Nanunod pa naman si Senator Aimee sa atin ngayon. Ay, Senator Aimee, siya ko, wagat lang yung muko. Yan lang sabi ko sa iyo. Huwag ka. Suicide yun pag tumuko si Ma'am Aimee. Suicide ko naman. Nagsaksak sa sarili. No, no, no. Naniniwala pa ako na parang mas pag-anak yata ni Babalu. Marcos, hindi, dalawang bagay lang niya. Mas kamatanda niya. Mas kamatanda niya si ano, si Pugak. Dalawang bagay lang yan. It's either kamag-anak ni Senator ay si Babalu o si Babalu ay isang Marcos. Ah! Tatagtag na naman! Boss Sunday, kalma! Sumalangit na wa? Sumalangit na wa? Bakit din kita sa buka eh? Well, ito. I really stand by yung aking panahaw opinion noon pa that Kibuloy is has Kibuloy is harvesting what he planted in the Philippine politics. Dito niya na hinaharvest lahat ng mga tulog niya, yung sacrifice niya, yun yung mga paggastos niya para pasigurado, matulungan lumabas, panalo, yung politiko, kaibigan. Ay, hindi ako nagulat dito sa mga pagitan ng mga tao. I've been expecting this since day one na they will protect. Kaya bakit umuwi si Kibuloy from the US and stay in the Philippines and put up some businesses. Maliit ang kita sa Pilipinas, mga businesses. To tell you. Pero dyan siya nag-put up, dyan siya nag-invest ng mga pita. Why? Dahil laki. Protection niya at power. Nakapag-establish siya na walang kasing tatag. Mismong it's nila karapatan nila yan, pero karapatan din natin mga mayan na huwag silang iboto pagdating ng panahon. Ay, yun lang ang ganti natin eh. Nag-choppy ka, Boss BT ay... akala ko akin eh. Choppy ba ako? Oo. Hindi naman sa akin. Okay naman. Na totoo okay ba? Naman. Oh. Oh, sige. So, yung mga kumakampi, at ito ang nakakaano, I've been reviewing this photo or the list of yung mga kasali sa committee ni Risa Ontiveros. Na nakakabilang ako ng anim na posibleng maging pabor dun sa motion ni Robin Padilian. If you will see, dito sa diagram, apat na nationalista senators ang nandito. Pia Cayetano, Cynthia Villar, Aimee Marcos, and Mark Villar. Apat na yan. Panglima, si Robin Padilla. Ilan ang kailangan nilang boto? Pito. Walo. Pito. Eight. Para majority. Seven or eight ang dyan. Nag-back out na si ano, Bongo is one of them. So, anim na yan. Kung buboto yung apat na, isa na lang ang kailangan nila. Would came from Rapi Tulpo, Grace Po, and Nancy Binay. Eh, yung Binay dalawa nag-decline na eh. Nag-decline na yung dalawa. Si nag-decline na. Si so, si Coco Pimentel is one of them, right? Oh, hindi na rin yata. Nag-decline na rin yata. Hindi na rin pinipirma. Nag-decline. So, ibig sabihin, siya yung nag-decline.
bumoto man si Rapi Tulpo, wala na talaga. Wala na rin. Hanggang bukas na lang yata yung deadline. 7 days. Yeah, bukas. So, malalaman natin bukas. Senator Robin, baka hindi mo alam. Bukas yung deadline na. Diyos ko naman, pati na naman so, rules niyo, hindi mo alam. So, the number na sumusuporta kay Kim Bulles sa Senado, in terms of committee, in general, may bilang tayong siyam. In general yan ha, buong senador, siyam. So, hindi pa rin majority yun. So, nagtanim si Kibuloy na alam niyang palugi. They cannot protect Kibuloy in the Senate. Mas marami pa rin ang kasama ng administrasyon. Yung 14 na pumirma doon, na kay Subiri, that is pro-administration senator. Diba? So, alam natin yung discard ni Kibuloy, lugi. So, tama lang yung ginawa ni Kibuloy na ipinamahala niya kay Digong yung mga ari-ari niya. Kasi tanggap na ni Kibuloy na by crook or by hook, bubalik na rin mo yan by hook or by crook, pagbabayaran niya, magpapahinga ka sa kundi ng patagal pa. Doon na kaya mamamatay yun? Sana nga. Eh, ano, mas magtitan yung reaksyon mo dun sa ano, dun sa sinabi ng isa sa mga testigo na si Kibuloy daw, nung nakita niya sa kwarto, dinala sa kwarto yung babae, nakita niya raw, natutulog, humihilik, pero nakatigas yung titi. Anong ano mo doon? Reaction mo lang. Eh, member siya ng Blue Pills, man. Blue Pills? Pasintaan niya pala si Ma'am Carclay. Sorry, Ma'am Carclay. sorry. Hindi umubra kay ano yung Blue Pill. Mas ubra sa kanya, formalin. Sabagay, mukha naman siya napatay. Na isang bangkay. Tensyonso yun. Eh, mas mag... Hindi, eto, hindi ko kasi... Hindi ko pala na ano. Hindi ko nailagay. Ano man... Hindi, para siguro discuss na lang din natin. Ganitong pwesto rin ko gano'y pag natutulog. Ba't alam mo? Kasi ka rin ba siya nagpalmolib? Pagkatapos, kumuta mo ng puti. Tapos, nakalagay doon. Funeraria, Kyoge. Boss Magtit, anong reaksyon mo dun sa ano? Sa... Ito, lahat ulit tayo, ha? O kaya, discuss na lang tayo. Yung, di ba yung... Si... Ngayon, ipinamana na. Total, nabanggit mo, eh. Eh, hindi ko na... Hindi kasama sa... Pinamana yung... Administrator siya, pinamama... Properties yata, di ba? Pwera lang yung pamamahala ng KOJC. Oo. Pero siya lahat administrator ng mga ari-arian. Anong masasabi mo dyan? Well, law of partnership. Business law and dyan sa batas. Subject, law 2, partnership, contract, and basta partnership law 2. Ang alam ko dyan. In the absence of the primary partner or the managing partner, all of the acts, rights, and anything that will correspond about the business will be transferred on the solely established or standing partner. Nasa batas yan. Diba? Mm. So dito lumalabas na si Kibuloy at saka si Duterte ay magkasama sa negosyo. To secure the properties and assets of the business. Diba? Nakabata siya rin. So dito lumalabas na kahit yun, wala kang alam. Hindi man nila aminin na sila ay magkasosyo sa negosyo. Ipinagkakatiwala ng isang partner doon sa isang partner yung pamamahala ng mga naiwang arian. Anong ibig mo sabihin? Kaya nga eh, no? Diba? Dito lumalabas na talaga that Duterte invested to Kibuloy or other reverse mo. Hindi, di ba kasi diba? Sinasabi rin nila, Boss Bagtit, ano, na madaling mag money laundering sa religion. Religion is money laundering? Yeah. Oh. Bakit? Na, ano ang kakayahan ng gobyerno na bilangin, panagutin, o kaya ibigyan ng tax yung mga buloy? Yun. Di ba na, i-declare mo lang na abuloy. Sino? Tapos. Ano ang habol ng gobyerno dyan? Wala. Oh, yung nagpapalimos.
yung mga ginagawa ni Kibuloy, nagpapalimo siya, nangihingi siya ng pera sa dadaan kasi inutusan yung mga kampo niya. E, tax free ano yan, no? Ahabulin niya na BIR? Kada namamalimos? Akin yung tax mo, 10%, 20%, gaganon yan? That is illegal money laundering. Oh. Grabe, no? Kalukuhan niya. Kasi, di ba, tamo yung pinapakita ni ano, no? Yung ipinapakita. I think buong buka, halos ilang taon si Duterte nung nagsimula siya, baka wala pang ano. O ano yan? Ang lupit yung nakapula doon. 100,000 muna. Thank you very much, Ma'am Charlene. Keep up the good work kayo. Thank you very much. Ayan ha. Thank you, Ma'am Charlene. Charlene. And Boss BT. So, ayan, hindi kayo, anong tingin nyo dyan, Boss Tans? Hindi, kasi ako, yun nga eh, ang laging pinapakita niya is yung bahay niya na dukha, na nakakulambo. Eh, yung baril niya, 500 na piraso. Yung kaibigan ko na kolektor, ang baril niya, 20 lang. Yung iba pa ron, hindi sa kanya, sa tatay niya. Pero, isang buong bahay yung display niya ng 20 na baril. Kasi syempre meron kang san kaya doon sa bahay niya yung nilagay yung 500 na baril? Alam nga namang nakatambak lang na ganun yun. Di, pinamahalan niya sa mga kapitbahay. Imposible, walang pera yan kasi registro lang ng baril, it already cost him. Walang pera si Digong, bumibili ng 16 million na motor. Uh-huh. Walang pera si Digong, bumibili ng 22 million na motor. Come on! Eh, yung maintenance lang ng fentanyl, mukhang mahal na eh. Mas maintindihan ko kung Mio ang binili niya. Scripted yung kulambok na yan. Huwag yung maniwala dyan sa kwan na yan. Mag Chevillegas. Yes. Ano yan? Inabangan siyang matulog. Hindi man lang pinatay yung ilaw pag natulog. Naka-rail. Yeah. Natutulog, no? Nakakulambong. Natutulog, nakakulambong. Hindi mo nakapag-picture. Bukas yung ilaw. Ano yun? Lukuhan. Habang tapos na pinabi, patay yung ilaw. Siguro. Patay na yung ilaw eh. Tapos yung mga caption, no? Puro pataw eh. Habang nagpa-party si PBBM, itong dati nating pangulo. Natutulog. Yung nakakulambo. Rindiriya yung kumakain, tapos mayroon kang 500 ng baril. 500 ng baril? Yeah. 500 plus now? Kinumpute nga eh. Kinumpute ko yung almost 500, i-convert ko na lang natin ng 500. Ha, almost 9 million yan, sa registro lang yan, na registration lang. Wala pa yung bayad ng baril yun ha? May hamon siya dati! Sabi niya puro regalo daw yun. Oh, ito pa, Ma'am Carclea. Sinasabi niya may regalo 'yon. Ano ang kapalit nung tinanggap mong regalo? Ang tanong, sino ang nagregalo muna? Ano sino nagregalo at ano ang kapalit nung tinanggap mong regalo? Kasi meron tayong batas sa civil, ano sa code ng government code na bawal tumanggap ng anumang regalo ang isang elected official ng gobyerno sa mga privado. Kahit sa kanino, di ba? Bawal tumanggap ng regalo. Bakit siya tumanggap ng regalo? Ano yung kapalit? Talaga nung panahon ni Duterte, kakapal ng mukha nito mga si Bantag nga, di ba? Lantarang inamin. Si Bantag, sabi niya, kawawa naman. Hindi sabi, yung mga sasakyan, ang dami, di ba? Anim yata. Yung pala, lagayan ng Red Horse. And then, tapos inamin niya, di ba? Tinanong siya ni Katon Ying, sabi ni Katon Ying, ayan, alam ni Boss Trunks yan, ano kami, anti-Bantag kami. Di ba, Boss Trunks, sabi ni Bantag, kasi nga, wala akong budget, binigyan nila ako. At sabi kasi ni Katon Ying, yumaman ka, sa ikaw ba, yumaman ka dyan nung ano? Kasi may iba na nagbibigay sa atin ng regalo na ano, ano ba, pera ba? O ano, pera? Sabi niya, tapos sa tagal ng panahon,
lumaki daw, talagang lantaran. Lantaran yung pagsabi niya. Ganon ka kapala mukha nun ng mga Duterte, mga DDS tsaka mga Duterte. Ganyan, ganyan kakapal yung mukha nila tsaka ganyan sila kabobo. Sarili nila, nilalaglag nila. May ibang bahay siguro yan na under somebody else's name, no? Eh, doon pa lang sa kwan eh, yung pagpapahukay doon sa Bucor. Doon na walang, hindi dumaan sa bidding, eh, hindi nga alam. Eh, sigurado na doon, meron kang kwan doon. Brad, itindin mo si Pagbanta, gusto niya maging swimming instructor. Diving instructor, kaya siya nagpahukay. Diving instructor sa Navy at saka Coast Guard yan. Napa sa Coast Guard siya nagpa-assign, hindi sa kwan. Hindi lang yan. Gusto rin niya maging lifeguard. Ano pa eh? Gusto niya pa Guinness Book World of Record, you know? Pinakamalalim na. halos kalahating metro yung lalim ang gago talaga yung si Mantago. Tapos si, ang tubig manggagaling sa ano? Sa puso. Tapos gusto ko maging sinabi ni... Sinong magbabayad ng kuryente doon? Maintenance nung yung pinahukay niya? O di gobyerno na naman? Manggagaling sa poso siguradong tubig. Kasi paaw ng tigatao ni Bantag. Pero wala nang ano ngayon kay Bantag, no? Anong update niya, no? Ay, pero si Bantag, may tanong pala ako. Patuloy na nagtatago si Bantag dahil bahag ang... May tanong ako. Boss BT, kasi ano ba, ano mauuna? Ayan, nasa lahat. Ano mauuna? Kunyari, di ba meron ng warrant of arrest si Pastor Kibuloy sa US? Diba? Oo. Tapos may kaso rin siya, parang i-activate yung kaso ngayon dito. Hindi ko alam yung status. Ano bang, i-activate ba? Or meron siyang kaso dito na parang binubuksan ni, or ibinuksan ni, ni Secretary Boying. Tapos ngayon meron din sa Senate hearing. Ngayon, ano ba yan? Kung sakaling mauna yung sa Pilipinas, anong posibleng mangyari? Unahin mo nang litisin 'yon o pag ano? Priority rito. Pucha. Priority dito. Actually, dito pinipilaan pa lang ng kaso sa Pilipinas, di ba? Pinipilaan pa lang ng kaso. Meron sa existing warrant sa Amerika. If the existing warrant purso mula sa Interpol at pag-coordinate Interpol at nakuha nila ngayon si Kibuloy na wala pang warrant sa si Kibuloy sa Pilipinas, kukunin ng Amerika. Pero kapag meron na tayong existing na kaso dito, may existing warrant at nakuha ng ating law enforcer si Kibuloy bago dumating ang warrant o kaya makuha ng mga Interpol itong si Kibuloy, priority ang Pilipinas. Hindi na ba dadaan sa extradition? Yeah. Ah, hindi pwede i-extradite ang tao Boss na may J.P. active Wilder. Case Pero... sa Pilipinas. Tama. Dito pa rin ang priority sa Pilipinas. So, ibig sabihin, mas okay na tumigil muna si Sec Boying. Dapat hindi muna i-file yung cases. Yan nga yung medyo smell something fishy sa nangyayari ngayon. Kasi di ba, sabi nila kung magkaibigan pala yan eh. Sino? Si Boying tsaka si Kibuloy. Tama. So ibig nga sabihin pala, Titi, kung parang kung kasi marami natutuwa eh. Di ba? Dahil bubuksan yung kaso eh. So ibig sabihin... Pero ang... Because we have to admit that if arrest Kibuloy will be arrested in the Philippines, VIP treatment by very influential pastor yan eh, VIP. Exactly. Baka may supply pa ng Palmolive girls doon. Kaya na baka bigyan pa yan ng access ng mga babae para everyday na hindi na naka-Palmolive. Kaya nga 'di ba? Ang sabi lang ni Sec Remulla, I have ordered the filing, pero we're not sure if na-file na. So sana hindi pa na-file. Eh, tapos pero knowing yung justice system natin, hindi ko lang alam ha, since naging very controversial yan, kung papasok yung kaso, matagal pa yun bago litisin, no? Kung kanya, ma'am.
Hindi ko alam kung ma-expedite ba yan o ano. Yung medyo masalimuot pa yung extradition treaty kasi nga sa extradition treaty kung ano ang kaso ni Kibuloy sa US, it should be parehas dito sa Pilipinas. Kung meron tayo dapat na ganun na kaso. Kung criminal case yung, let's say, example lang to, kung ang libel ay criminal case dito sa atin, sa Amerika ay it's only a civil case, hindi siya pwedeng extradite. Ang isa pang problema dyan, kailangan parehas din yung sentensya ng bawat kaso. Kung anong kaso niya sa Amerika doon, nakaharapin, dapat parehas din yung sentensya dito sa Pilipinas. So, baka pwede ma-compromise. Yung mga kaso niya sa Amerika ay puro naman child trafficking, mga yun, ano. Pwede yun. Basta as long na parehas yung criminal case natin dito. Mabibigat ang kaso niya. So, paano yun kung extradite siya? Kunyari, 10 yung kaso niya, tapos 10 rin yung kaso, or 5 lang yung kaso. It means, baka isa lang ang kailangan mag-ano ron, or... Kahit isa lang doon, kahit isa lang pwede yun. Ah, okay. So, may magmamas dyan. Ika nga ni Roy Domingo, bibingo tayo dyan. Kasi kailangan ko dyan ay heinous crime. Heinous crime. Heinous crime lang naman eh. Hindi ba heinous crime yung ano? Hindi ba heinous crime yung pagiging bobo? Oh, hindi, isiba doon, hindi pa rin nakukulog. Hindi, kasi hindi boss bagtit, kasi ninonormalize nga nila badong yan. So, magiging norm na yan ngayon. Normans hindi na yan. Hindi tayang, ano, no? Parusa. May bago silang pauso ngayon, yung ano eh, wala nang ligo-ligo, vlog na lang eh. Basta hindi na. O dapat ka pa, ba't ka pa maliligo, eh babaho ka rin naman. Yung mga mindset nila eh. Di ba? Na, ano, talagang okay din eh. Kasi ba't ka nga naman maliligo, no? Oh, si Sir Arvin gusto niya rendition na lang eh. O to. Oh, asan na yan natin? Pagbawin, eto, kasi... Hindi ko alam kung gusto niyo pang i-discuss to ha? Kasi parang saklaw na to nung mga na ano natin eh no. Anong masasabi niyo kay ano kay Sektoloy, kay Senator JV Ayers ito? Kasi 'di ba binawi yung pirma. Pero may ano si Manang Mars eh. Mukhang binawi na rin ulit eh. Baka hindi naman. Baka parang sige habang sinasagot niya i-search ko kung talagang binawi. Ayan, Boss Trunks. Sa pagbawi ni Senator JV sa pirma niya para sa reversal ng contempt ni Pacquiao, anong masasabi mo dyan? Well, at least no, na hindi naman yung basta-basta binawi ni Senator JV. Nagbigay naman siya ng reason, nagbigay siya ng sulat, no, ng sulat ng kanyang dahilan kay Robin Padilla, kay Senator Robin, kung bakit niya binabawi yung kanyang pirma. So, eh, tulad nga doon sa isang LS ko, kasi nga sinasabi ni Badong, ya, pag nakapirma na raw, parang wala na, hindi na dapat daw bawiin. No? Yun na yun, dapat nakapirma ka na daw, huwag mong bawiin, yun na yun. Galit si Badong. Oh. Anong klaseng tao to? Eh, sabi ko naman, hindi pa naman consummated yung document na pinirmahan nito. Pag nasimsim mo na, huwag na ibalik. Buti kung panyo alindog, no? Pag nasimot mo na, hindi na pwedeng ibalik. Nandun naman, very clear naman yung reason ni Senator JV. No? I would magtataka ako kung wala siyang binigay na dahilan. Pero nandun, very clear na ni-review niya. Nag-consult siya sa mga siguro sa mga staff niya sa kanyang legal staff siguro kung tama ba yung gagawin niya or kung babawi. I think mga pros and cons. Thank you ng pag-aralan din yan no ni JB no. Ay kasi mahirap din yan kasi yung gagawin niya yung consequences niya no. Medyo mabigat-bigat yung magiging consequences niya kasi hindi basta-basta yung pinirmahan niya. Di tulad ni Senator Aimee dati na hindi ako pumirma dyan. Hindi daw niya alam. Ano yan? Ano yung mga ngayon lang namin narinig yan? Sabi.
Hindi ako pumirma dyan. Tapos nung nakaraan, may phobia na ako dyan. So, ibig sabihin, nagka-phobia ka, pumirma ka. Diba? Okay, Senator JB, saludo ako doon. Kasi nga, yan naman ang maganda. Yung pagkatapos niyang pumirma, he review it ulit, no? Ni-review niya kung sakaling tama. Kasi maganda, yan naman talaga maganda, no? Kaya i-reviewin mo yung pinirmahan mong dokumento kung tama. Kasi bago ipasa yun or consummated, pag nagamit na yun o naipasa na, wala ka ng chance na bawigin yun. No? So habang maaga, nakita niya, na-realize niya na pwede naman, no? So I think wala namang, sa tingin ko lang masama sa ginawa ni Kwan. Lahat naman tayo bumabawi tayo ng perma minsan. Diba? Pabago-bago tayo ng perma minsan. May pagbabago sa ating kontrata, perma tayo ulit ng bagong kontrata. Normal lang yan. Ang hindi lang normal si Badong, yung utak niya. So yun. Thank you. Alog-alog na yan. Ayan, si Boss Magtit. Ayan, simple lang yung reaction lang gagawin ko. Saludo ako sa ginawa ni Jay. Saludo ako. Na ibig sabihin na hindi niya pinanindigan yung alam niya tama. At, yung mali yung ginawa niya, yung binawi niya para gawin niya tama. Yun yung pinanindigan niya. Kaya saludo ako kayo sa Jay. Yun lang ang kahit ang daming bashers, no? Talagang pinanindigan niya yan. Wala daw siyang pakialam sa mga nagbabasya kanya. Ayan, Ma'am Carclea. Yun naman talagang tama sa kanila. Dapat gawin yun yung gawin nila, hindi yung sarili nila. Boss Trunks, nasa Pinas ka raw ba? Sabi ni Boss Billy. Hindi, nandito ako sa labas, kaya nga nakakapagsalita ako ng ganito eh. Dito ako sa UK. Ang opposition nila dun sa, ang narinig ko dun kay, na plinay ni Pating dun kay Badong, na bakit daw winidraw yung pirma, isang araw pa lang, it's impossible na review na daw ni Sen JV yung mga lahat ng evidence blah 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 based on the time span, it's impossible na review niya lahat. Yun sabi ko, I don't think he needs to review all of it. The fact na sabi niya na nakita daw niya na na-filean pala ng, I mean the DOJ reviewed it and overturned yung, di ba, yung ruling dun sa mababang korte at they ordered for the case to be filed, yung special prosecutor, blah, blah, blah. So, yun, sa yun, sa mga reasons na he recanted yung signature, or winidrew niya yung signature niya. Basta marami siyang reasons. Anyway, I think it was also public pressure na nag-review siya ng kanyang signature. Which is, hindi naman, and this is important for us kasi it shows us yung power ng mga tao na meron palang power yung public opinion sa ating mga elected officials. So, the power of the people na yung public opinion it's important to our elected officials. Anyway, whatever his reason was, first of all, Badong, basahin mo yung rules ng Senate Committee. There is no specific rule prohibiting the senators from withdrawing their signatures once they have given it para, when they object to an order for contempt, di ba? Walang specific rule na pwede nilang i-withdraw yung kanilang signature. Walang specific rule yon. So, nagkakamali ka dun. Huwag kang magsasalita kung hindi mo alam. Kasi lalong nakikita kung ganong, yung wala kang alam. Tama. Diba? Kawawa ka naman. Lalong bumababa yung views mo, gagalit ka na naman kay Banat Boy, walang kinalaman si Banat Boy, tsaka si BT dun sa pagkaka-reveal kung gaano kababa yung yung knowledge mo. Anyway, so there is no, kung technicality,
there was nothing preventing Senator JV from withdrawing his signature. Reason-wise, he has his own reasons. So, wala na kayong pakialam dun. Anyway, he is not a re-electionist, di ba? So, he wasn't doing it for public opinion. Wala na din kayong ano. Ang sa kanya, I think he just wanted to be in good standing with the people. Aalis naman lang siya sa Senado. He wanted to stay in, you know, yung mga tao, at least he leaves his office na may ano pa rin siya, may dignidad, may integrity, na hindi sasabihin ng mga tao na itong taong to, eh, dahil magkibigan sila, ganun yung boto niya, or like he did thanks something dahil nabili ito ni Kibuloy, or dahil sa pagkakaibigan nila ni Kibuloy. I do admire what he did restored my faith in the Senate. He might not be perfect, pero it restored my faith in the Senate. Tama. Yan. Humanity restored. Oh. Sis Maris! Andiyan si Tita Maris! Dana! Dana! Oh. Ikaw na, spokesjet! Ay, nako si Boss Spokes dyan to. Frozen. Yun. Hina. Mo, mabuti na lang. At, napag-isip-isip ni JV na dapat niyang bawiin yung firma niya. Mabuti na lang hindi pinaira lang pagiging mali ang pinaglalagyan ng utak niya. Mabuti na lang yung more justice. That is the mark of a true statesman, but he's not a statesman. So sa akin, it's a good thing that he separated the personal from the professional. Yes, and first and foremost, he's a senator. So it's a good thing that he was able to rectify his mistake. Kasi kung hindi, maghahalo ang balat sa tinalupan. At lalabas na mayroon siya pinapanigan. At ang pinapanigan pa niya ay ang taong obvious na may mali. Kaya saludo ako sa iyo, JV. At sana sa susunod nangyari magpirma, the fine print and all. Yun lang. Yun lang ang masasabi ko. Tita Maris, thank you. Asa na? Hindi binawi, ayan. Hindi binawi pero may hiling kay Ontiveros, kakabuisit nga. Ah, pero may hindi pala binawi pero may yun parang lang aking masasabi. Hindi pala binawi pero may bagong statement daw. Eh hindi ko pa napakinggan. Sabi yan ni Manang Tere. No. Ano tayo? So, yun ah. I-promote ko lang pala sa PTV4 yung in-person. Panoorin nyo po, nandun sa PTV4 na channel. In-person yung interview ni Angelic Lasso kay House Speaker Martin Romualdez. Okay. Maganda yung pagkaka-interview, maganda yung pagkaka-interview. Oo, yung tinapit mo, no? Oo, maganda. Sobrang bilib na bilib ako dun kay House Speaker Martin. The way he speak, ang kanyang galaw, no, the way he handle himself, no, tapos the way na ang knowledge niya sa mga topic, sa mga tinanong sa kanya, no, napakaklaro, very clear, no, madaling maintindihan kahit simpleng mamamayan. So panoorin niyo po in person, no, si House Speaker Martin. Hirap na ako magano ngayon eh mag-topic ito kasi si Boss Trunks eh. Dati si Boss Bagdit muna, tapos si Boss Trunks. Pag ako na magla-live, punong-puno na ako ng information. Si Boss Magtit, madalang na mag-live. Si Boss Trunks, wala pang umaga na. Eh si Mang Carclea, pag umaga, siyempre pag nagtrabaho na ako, napapagpag na yung mga information. Wala na to. Kaya hirap na hirap ako mag-ano eh. Hirap na hirap ako mag-content eh. Oh, ayan. Eto, Boss Trunks, total, ikaw na nandyan. Yung rally, na mga alam nyo na. Ng mga makakaliwa.
no, ng mga Kibuloy supporters at mga yung mga nagsalita rito, ano masasabi nyo? Kasi parang sa ngayon, no, nang yun na talaga ang ano nila, propaganda nila, nanghihikayat na sila na mag-alsa. Kung maaalala natin nung ay, Tita Josephine Makatula, padami mo na. Dana! Yung mga yung bago, yung People's Power. Ganyan nagsimula yun. Sa ganyan, paano-ano konti. Tapos, parang sinisimulate na nila yan. And, ngayon, ano na sila eh? Tama ba? Spontaneous o simultaneous? Simultaneous. Simultaneous. Kasi iba-iba, di ba? Iba-ibang location, yung rally nila. So, nagsushow of force na sila. Okay. Hindi ko rin alam kasi alam ko, suspended din sa SM9, but nakakapag-broadcast. Dapat hindi ganun eh, no? Eh ngayon, tong ginagawa ng ano nila, yung mga nagsasalita ron, iba na yung panghihikayat talaga sa mga tao. Pero we have to consider na, una, pagdating sa politika, wala na silang kaalyado masyado, Duterte. This is not about Kibuloy, I'm sure. And I'm sure, alam nyo naman yan, na hindi, this is not about Kibuloy talaga. So si, hindi, walang kaalyado ang Duterte. Wala na silang masyadong kaalyado. Wala yung militar, putya, alam ng mga militar tsaka ng AFP ng PNP na bogus sila. And yung mga tao, ang naloloko na lang talaga nila yung ano eh. Yun lang, doon lang actually madami naman talaga sila pero hindi lumalaganap, hindi na lumalawak yung mga bobits, hindi nakakahawa yung pagiging bobo nila. Kasi siguro salamat din sa atin. You're welcome, guys. Dahil din syempre tayo nagde-debunk na mga 'yan eh. So, boss na lang, saan naman sasabi mo? Yung sa galawang panghihimagsik. Paghihimagsik. Ayun. Eh, simply me, Jenny. Shout out. Tapos yung link, yan yung pinapost ko, yan yung sa PTV4, yung sa in-person, yung kay House Speaker Martin Romualdez na interview. Panoorin nyo na lang, i-save nyo na lang yung sa link. Sakto, may yan topic na. Oh, maganda yan, Bob. Idol, paano po yung maganda yung topic. Very clear. Halos kwan yon, walang kwan doon iniwan sa lahat ng tanong sinagot ni House Speaker doon. Very clear yung mga sagot dito sa interview. Anyway, dito sa NPA rally ng mga Kibuloy supporters at mga speakers! Ay, mga support dyan, mag-ingay! Una pa lang, first impression, di ba? First impressions last, sabi nga nila. So, doon pa lang makikita nyo na there is pandadaraya na sa umpisa pa lang. Ano ba ang kanilang panawagan? Prayer rally. Ano ba ang prayer rally na about? Protect Kibuloy daw para dito sa dito sa hearing sa Senate tsaka sa kanyang prosecution. No? But in the end, anong laman ng rally? May pababain si PBBM, palit si Sara. So, doon pa lang nakikita nyo na meron silang panluloko na ginagawa sa mga tao. No? It's very clear. They are just using the case of Kibuloy para maituloy nila yung kanilang mga pumalpak na plano, no? Na ano ba yung una nilang plano? May plan B, may bantag, Sara bantag. Stabilization. No? Ang dami nilang planong pumalpak eh. No, una yung sa plan B, Sara Bantag, destabilization, yung pakikipag-usap ni Pangulong Rodrigo sa Duterte sa mga official ng AFP, People Power 3. Yung signature drive ng batch 83 ng PMA. Ano pa? Oh. Yung mga hearing ng impeachment. No, pakikipag-away sa Congress, lahat 'yun konektado, lahat ang sisi noon kay PBBM or hindi man kay PBBM kay FL-DISA. No? Meron pa ano pang umpisan, yung mga prayer rally nila doon sa Davao, si prayer rally sa Cebu, no, na puro lahat in disguise. Ang totoong pa nila doon ay siraan at pababain sa pwesto si PBBM. So doon pa lang malalaman mo na may panloloko sila sa mga tao. No? So doon pa lang makikita nyo kung ano talaga ang kanilang original na motivo. Bakit nila sinasagawa yung rally na yan.
Kaya kung ako sa kanila, bahala kayo mag-rally. 6 days nila ngayon, taos na si Kai Eric. O, tuloy-tuloy mo pa yan. No? Baka dyan, baka sakali, dyan na sa rally na yan, dyan ka na pumayat. No? But anyway. Punta pa na yung lamon eh. Ano yung panitang lamon? Alam mo, halata namang mantikong baboy yan. Oo. Eh, wala. Nakikita na 6 days na kayo diyan. Mamblangka maganda. Hindi naman wala nang nagpapa-deliver ng Jollibee. Free food yata. Free food. Free food. Kami sponsor yan. Yung Jollibee nag-endorse ako ng McDonald's dito. Ay, shout out sa Burger King. Love you. Ay, shout out nga pala sa mga estudyante ko nagtatrabaho sa McDonald's. So, shout out. Yung mga naging chicken ako sa McDonald's, shout out sa mga. Oo, mayroon yung MSMA. Galing nga. Pwede na po yun. MSMA. Parang... Galing. Isang ulit pa. Mahirap yung S eh, hindi ko alam yung S eh. M-S-M-A. Kikemot ka lang daw pati S na eh. Pasayaw na eh. Meron na tayong jingle na M-S-M-A. M-S-M-A. Ilalabas kong aking... Salamat kayo sa akin, masyado akong imaginative. Maka-chicken pala ang M-S-M-A. Ay, ang mga Darnas makikita ngayon sa Max Chicken. Ay! Uy! Ah! Uy! Sishal! Finger licking girl. Ate, ay. Bodyguard anyway, lang ako. Anyway, no, hindi ko alam kung hanggang saan dito, pero I think no, they are one, no. Walang epekto itong ginagawa nila. So, I think DDS, no, you have to think another way, no, na para medyo yung inyong hinaing, no, ay marinig talaga ng taong bayan. Anyway, paano pa kayo paniniwalaan yan? Ever since from the start eh puro na lang pagsisinungaling. Tsaka binastos daw si ano eh, si Trixie Angeles. Naano niya ba? Yung sigaw? Hindi, di ba? Paano siya binastos? 'Di ba nagrarally tapos nagsasalita si Trixie Angeles. Nung pagano daw ni Trixie, pag-akyat ni nung nagsasalita siya kasi buhaghag yung buhok eh. Buhaghag talaga, ang laki. Yeah. Tapos basa-basa yung pawis. Tapos naka-red lipstick. Tapos ang sigaw daw ng mga tao ganto. Hostess siya. Eh, loko ka talaga ba na doon? Totoo nga sabi. Hostess siya daw para kay Kibuloy eh. Eh syempre mahaba naman kung sasabihin mong hostess siya para kay Kibuloy. Hostess siya eh. Oo, eh, sabi. Sigurado ako lalabas yung mga dating taga-kapare. Hostess siya. Ibig sabihin, siya yung pinaplanong na ibibigay kay Kibuloy sa susunod. Paano na yung mga pastorals? Hindi, ayaw daw mag... Eh, at saka lang mo walang papatol kay Trixie Angeles at ito, alam. Oo. Uy, grabe ka naman. Mas makapas. Uy, nasa Pinas ka, Spokes Jet. Ano ba? Huwag kang ganyan. Hindi, thank you, Rano. Yaya ni. In this note. Yaya ni. Hi, thank you very much. Ako, pag may nagreto sa'yo, hindi ko papatulad yan. Pag-sushoot na lang ako ng makuyang sintasis. Hindi ako pwede magpa-thank yung ganun eh. Pwede ba? Nasapawan natin. Ayan. Oh. O, di ba maganda? Di ba pag ano si Chel joke na yung sa yellow na may ngipin ang batas. Dito naman sa mga manyakis, si Trixie naman ang may ngipin ang batas. Dapat may... Diba? Dapat sa kanya. May kuto ang batas. May ngipin ang batas. Eh, wag ang buko. Naalala ko yung kay Chel Doc, no? Si Trixie naman sa mga team manyakis. So, may ngipin ang batas ang puso. Pero parang ibuboto ko na lang si Chel Diop, no? Kesa dito sa mga kandidato ng DDL. Kung wala na talagang choice. Oo, no? Sa mga malalaking ipin, may, si Chel Diop mo na lang. Hindi sa abogado pa yun. Kesa na mag-trick na
maraming naging kaso yung babaeng yun, oo. Nasuspindi nga eh, dahil may kumuha sa kanyang kliyente para sa annulment, kaya lang, hinurot niya ang pera, kaya ayan, nasuspindi. Anong hinurot? Hinurot yung pera? Hinurot. hindi man lang siya nagpakita sa mga court hearing. Hindi man lang yung winner on yun, kaya ayan, nasuspend. Totoo yun. Ako? Oh, ayan. Si Boss Magdit muna. Boss Miti, NPA rally, yes, ng mga Kibuloy supporters. Ako naman yung rally sa ano, yung rally sa Liwasan, Pilipan. So, about Kibuloy, right? Nag-umpisa yan kay Kibuloy. Ikaw kasi, okay. Pinapabanat mo kay ano yan eh, kay Bagong Pilipinas. Dapat kay Magdit mo pinapabanat. kapag ginamit nila, pag-uusapan nila sa rally, yung mga substansya ng kaso, walang pupunta. Pati mga DDS, walang maniniwala sila na si Kibuloy ay rapist. Pati mga DDS yan, naniniwala sila rapist si Kibuloy. Manyaki si Kibuloy. Kaya kailangan nila galitin ng taong bayan sa pamamagitan ng paninira kay BBM para maraming pumunta. Okay? Kailangan nila galitin ng administrasyon, ang gumawa sila ng kahinaan ng administrasyon para maraming pumunta. Para hindi makinig doon sa programa kung hindi makitain. Okay na yun. Food trip pala. Makapagutom din pala. Actually, nakita ko doon si Badong. Namo, Badong, di mo pa nilaban yung damit mo mula nung day one. Nagtutong. Si Badong. Nakita ko yung tinyahan dito, libag. Oh, di mo pa nilaban. Tapos yung brief niya. Nakita ko si Badong. Bacon. Di ba alam niyo nung umulan, yung unang-unang prayer rally sa Cebu? Di ba umulan? Oh. Yung maisog pala, umulan. Tapos naka-green na sombrero yung Giordano. Mamaya-maya nung umaga, eh syempre basang-basa yung sombrero niya, di ba? Nung umaga, putya, naka-sombrero pa rin. Nang green. Imposibleng dalawa sombrero ni Badong. Okay lang eh. Baka siguro tinis na lang nabasa. Putya, pangatlong araw. Hanggang ika-apat, naka-Giordano pa rin. Brad. Naiintindihan ko si Badong. Oo. Naiintindihan ko si Badong kasi programa ngayon, to save the Mother Earth, recycle tayo. Ay! Okay. Recycle tayo, kaya magandang ginagawa mo kung mabuhay ka. Walang ligo-ligo, walang toothbrush. Mas madalas para mag-birthday si Badong kaysa mag-toothbrush eh. Ang problema nga lang, paano yung mga malagkit ni Badong? Nag-text si Badong, sabi niya, ano ang problema ng dalawang yan? Eh, yung ang aking kasama rito, hindi nagre-reklamo. Tinitrigger mo si Ma'am Carclea, huwag ganun! Nalata ka namin eh! malagkit. Ito mga ginagawa sa Liwasan Pilipasyo, this is a human shield. Human shield ito na ginagawa ni Kibulet ni Duterte. They are not there. Bakit? Kapag natapos na yung ano, natapos na yung pitong araw, magbabago ang desisyon ng korte. Iaatras ni Rizal Ontiveros yung ano, yung investigation, yung contempt, iaatras niya 'yan. Yung sa Amerika, pag natapos niya yung pitong araw, wala nang warrant of arrest. Come on. The best way to protect Kibuloy is to send Kibuloy in the court. Tama. Ito lang ang tanong ko. Sa anim na araw na rally nila na 'yan to protect Kibuloy, may nilabas ba dyan yung mga guest speaker nila na mga ebidensya or statement that may... Wala. Puro hindi naman kay Kibuloy yun eh. Puro lahat kay Duterte eh. Yung sigaw nga, Duterte, hindi naman Kibuloy. Hindi. Trunks, ang gusto nila, dahil nag-declare si Kibuloy na anak ng Diyos, hindi na siya dapat litisin ng korte. Yan lang ang gusto nila. Dahil sa siya anak ng Diyos, huwag na siya litisin ng korte ng tao. Listen, Shadow, ganun. Patuguin mo yan, patuguin mo ko, pareho lang dugo namin kulay ko eh. Diba? Bakit ano ang special kay Kibuloy na anak ng Diyos na hindi siya dapat litisin ng korte ng tao? Eh si Jesus Christ nga, talagang confirm yun na anak ng Diyos, nilitis nga, wala nang reklamo. Tapos pinangko pa sa cross. Oh, nakita niyo ba nag-rally? May nakita ba kayong nag-rally doon sa Liwasang Roma? Kung ayaw nila kay Kristo doon, anak mo sa cross. So wala. Ang kung sa makatwid, ang pinakamataas pala mga posisyon sa Pinas, president, vice president, tapos senate president, tapos si Kibuloy, tapos mga senador, ganun.
mas mataas pa yung, hindi, mas mataas pa sa Senate President yung appointed son of God. Kasi ay, oo nga, no. So, President, Vice President, appointed son, tapos Senate President. Hindi, sa akin, appointed son of God, President, Vice President. Kasi sa presidente, the dating presidente niya nga, pinamana yung kanyang mga ari-arian ngayon. Sa bagay, no? Mayaman pa siya sa presidente. Ano si ano si Duterte tagapangalaga ng Pilipinas noon eh no talaga taas-taas na lang tapos tagapangalaga na lang ni Kibuloy ayun na parang caretaker ng zoo. Uy, ano ba universe yung ano eh ano eh paano kung kunwari nagkataong may mga kabaret pala si Kibuloy. Pag natin sa usapang kabaret, tanong natin kay Trunks kung may naamoy na dyan. Kung Florida Green. Wala eh. Hanggang outer circle lang ako bro. Hindi ako nakapenetrate sa pastoral tsaka Bosco, Philippines. Hindi ka nakarating sa ano? Hindi ka nakarating sa ano sa Glory Mountain hanggang Prayer Mountain ka lang. Ay! Ang tawag dapat doon, Glory Hole. Ang mga nabiktima ko lang yung mga pinapadala nila para mamalimos eh. yung mga edad nun, mga 60, 70, 80 na. Pero yung mga palmo, tapos yung mga ngipin, mga bungal-bungal na, maburug-burug na. Ay, alam niyo mga kuya, naalala ko to itong MPA rally to sa Miliwasang Bonifacio. Nagmamaneho ko galing ako sa ano, galing ako sa school. Nakita ko tong ano, tong rally na to, tong BDSMNI, nilangaw. Oo, gusto lang pa rally-rally, pero wala namang tatangkilik dyan. At saka sa tingin ko, puro panloloko, puro pandudusta ang ginagawa dyan. Kaya walang mapupuntahan yung rally na yan. At saka nakadaragdag sila sa pollution. At saka sa noise pollution. Pati sa air pollution at saka sigurado ako sa mga basura. Kaya, tapos ang lakas pa ng loob ng SMNI, yung bus nila doon, nandun, nagbabroadcast. Diyos kong gasos-gasos, eh, kung mag-internet, kung mag-online lang sila, eh, dapat din na nag-bus-bus pa. Siguro, kaya may nag-bus. Kasi, siguro, doon natutulog si Celis. O doon naliligo. Doon na gumagawa ng milagro. Ewan ko. Pero basta para sa akin, walang kwete, rally na yan. Panira talaga. It's an eyesore, my God. Kaya mabuti na lang, di ako minalas, di ako nadisgrasya. Sabi ko, ano ba to? Siguro kung marami-rami tao to, edi sana, ano, nakastuck ako sa traffic, pero buti na lang, walang kumagat dun sa rally nila. Oo. Kailan yun? Eh parang punuan sila ano lagi. Ano yun eh, Friday. Boss, may hindi tapos po. Ka na ba kanina? Friday po, opo. I was driving. Eh, tanaw na tanaw ko mula doon sa may ano, overpass, papuntang Jones Bridge. Baka maaga pa lang. Lagi silang madami. Madami silang pambayad eh. Wala pang ano. Pero sigurado ako na lalangawin yan. Tsaka ano eh, basta ba mga ganyang ano? Para sa akin, it's an eyesore. Oh, yan ang isa. Yun. Palakpakan. Walang gagadat. Titolis is the boy who cried wolf. Oh no, he's the wolf who cried boy. Yun. Kasi ang tontuwa si Ma'am Gorgleo. He looks like a wolf in a pig's clothing. Eh, nagsalita raw ah, Boss BT. Si Boss Ma'am Gorgleo, Boss Spokes, Boss Trunk, si ano? Si Sandra Cam. Dapat ang spelling ng kanyang pangalan, C-U-M, hindi C-A-M. Sana sinigawan niya. Ano na matututunan mo doon kay Sandra? Ano naman sinigaw niya? Walang sana kwenta sinigawan yun. Din siya, no, ng hustisya. Puro pala na lang yung babae yun. Ang dapat sigawan kay Sandra Cam, hustisya doon sa pinatay ng anak niya. Ay, Vice Mayor ng ano, Butuan? Mismo! Pinatay pa ng patalikod habang kumakain sa karinderiya. Mas bati yan. Mas bati yan, di ba? Mas bati ba?
Yes. Oh, yan. Ma'am Carclea. Mas bagay sa mas bate yan sino? Si Cam. Bagay si UM. Tapos mas bate. Hanggang kailan yung rally nila? Alam nyo ba? Bukas. 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 Pag, hanggang yata kasi parang tinapat nila dun sa Senate hearing for Kibuloy. Parang ganun yata. Deadline for the contempt. Ang problema kasi sa kanila eh mahilig silang maggumawa ng kanilang sariling mga definition. Unang-una yung rally, yung prayer rally, prayer rally ginawa na nilang something totally different. Sabi ni Batong, 'di ba? Anong akala nyo sa prayer rally, magdadasal kami? Ay, iba na pala yung prayer. Sabi niya, ano ini-expect nyo sa prayer rally? Mag-actual na magdadasal? Eh, hindi pala. Para pala sa mga DDS. Yung prayer rally, hindi daw magdadasal. Hindi daw literal na magdadasal yung prayer rally. Ano lang yun? Figure of speech. Yung mga naniwala pa yung mali eh. Ay, matindi ang palisit nila. Sino ba teacher nila sa English at ang mabalagbag? Ah, hindi. This is part of Duterte legacy. Yung mga twisting of words and trying to make you believe na yung mga mali ay tama. And, you know, meron silang sariling bokabularyo. Yung meron silang sariling dictionary. Oh, so, yun. Isa na namang kasinungalingan. And then, secondly, hindi naman, you know, the people that go there have their own agenda. Yung mga taong, you know, allegedly nababayaran kasi personally, ito lang, personal opinion ko lang, naniniwala ako dun sa sinasabi ni Cap Nino na yung mga in-interview niya. Kasi, you know, imposible na lahat ng nagpunta dyan out of the love of Kibuloy. I just, you know, hindi lahat ng yan mga KOJC members. They don't. Hindi ko. Totoo naman. Hindi, totoo. I agree. Diba? I agree din. I believe the interviews. Yung ano. Kasi i-compare mo yung first interview and the second interview. The first interview set of interviews were more spontaneous. Yung mga answers nila, boom, boom, boom. Yung second interview, parang hindi, parang more coached ang responses nila kesa yung kay Cap Nino. Pero personal opinion ko lang yun, of course. And then, so, mga personal agenda, tsaka yung mga speakers, mostly naman mga speech nila, hindi in defense of Kibuloy, meron naman silang mga sariling sinasabi na parang tama. More on, para sa mga kanilang plataforma for 2025. So, Pastor Kibuloy, excuse me, yung mga iniimbita mo dyan ay hindi naman sumusuporta sa'yo para lang sa kaalaman mo. Sa tingin ko, nagamit din, no? Si Kibuloy. Oh, correct, exactly. Inakit lang niya. Yung mga taong binabayaran mo dyan na para pumunta dyan ay talagang tatak, you know, but of course may return on investment din siya kasi kung ma-elect yan for, you know, the Senate or whatever they're running for, eh may taon na naman siya sa correct, may mga protector na naman siya, although look at who they are. I highly doubt mananalo yan, Panelo, si, you know, dancing Roque, si Maingipin ang Patas, si Maharlika, si sino si Maharlika si, dapat si may Calvo. May posting so ang Patas. Oh, si Calvo. You know, I highly doubt mananalo yung mga yan. So, hindi naman talaga in support of Kibuloy yan. Tsaka, walang majority of the Philippines, I think, even though nagsasabi tayong innocent until proven guilty, I mean, I won't be a hypocrite. In my mind, I think something really went on in that, ano, in that kingdom of Jesus Christ
campus or king anong lugar yan. Kasi there's too many similar witness testimonies na, you know, hindi naman, they're in different parts of the country, different parts of the world. Pwede ba yung i-coach mo na pare-pareho yung mga ano? Tama. Meron, I have made my own ano. Although, you know, hindi mo talaga siya masasabing guilty until he is proven guilty in a court of law beyond reasonable doubt. Pero, I think a lot of Filipinos have made up their minds about his guilt or innocence. Hindi mo maluloko ang matatalino ang mga Pilipino, di ba? Although, I mean, merong mga taong, ano, merong mga taong kailangan kumain at pupunta sa rally. Posible, 6 days. Although may nawas to 3. Di ba? Bilami 6 days ka nandun, wala kang bayad, wala kang kahit ano. Oo, meron ding iba na baka akala nila may masisimsim sila. Pupunta sila dun. Tapos sasabihin. Anong simsim yan? Hindi kami ba? Ha? Anong simsim yan? Sa leeg, ano? Yung mga vlogger na gustong sumisimsim sila. Tapos sasabihin na ano, maasim na. Sulak mo yung mga nakikinig. Yung mga nakikinig pa malisyoso mo. Oh. Anyway, so that's my take on that. I don't think it's gonna gain traction. Honestly, oh, san, so. Oh. Wala eh. Wala ko makikita na nadadagdagan yung pandito. Hi, Nanay Carmen! Hi, Carmen! Shout out! Jagger Meister! Tapos na si Boss Trunks? Ah, tapos na. Oh, eto na. Boss Roland, shout out. Eto na yung ano natin, yung huli nating topic. Eto, total nandiyan na si Ma'am Carclay. Hello, Ben Potts! Eto. Na ano? Hindi ko na tinanong kung kailangan na mag-resign, ha? Ang tanong ko, kailan ang panahon na dapat na mag-resign si Sarah at bakit? Ay, ngayon na? Ngayon na yun! Ako, ahora mismo! Pinapit ko na yan eh. Noon pang ano, noon pang the very first time na nagbigay siya ng pronouncement project that contradicted the president's position. Once a cabinet secretary goes against a president's pronouncements, you're supposed to quit. Kasi alam na natin the president is too nice to fire. Universally known na yan na as an alter ego of the president, you are supposed to always have the same view of the president para hindi malito yung mga tao. Kasi extension ka ng president, eh yung sinasabi ng presidente, hindi yun ang sinasabi mo, sasabihin ng mga tao, ha, ano ba talaga? So, the very first time she opposed, I think, ang una niyang sinabi was yung peace talks. Yun. I think that was the very first time. So, dun pa, delicadeza wise, she should have quit. Sasabihin niya, I realize that the president and I have different points of view and therefore, I need to let go of this position because I cannot be his alter ego dahil ganito ganun. Eh, talagang magkasalungat ako. Kasi alam niya. Diba? Alam niya na the president is too nice to fire her. Tama. But you cannot remain in the cabinet if you always oppose the president's point of view. Diba? Kung pwede nga lang yung mga kapatid na nag-o-oppose sa, you know, the president's point of view, pwede din mag-resign as kapatid. Hindi ah, pati kapatid tinamaan. Pero yun on that alone kailangan mag-resign siya. I don't even want to go into her performance as the DepEd secretary kasi it seems like yung mga tao bilib na bilib sa kanyang performance, but I will touch a little bit on it. Yung
kanya lang na yung catch up Friday na which is to be galit na galit ka. All teachers groups now have asked it's an abject failure. Yeah, two teachers groups have now asked for them to stop it kasi nag-increase ang absenteeism kasi ang mga walang engagement ang students. The kids that already know how to read don't see the need for it. At saka yung iba naman, nag-a-absent na lang kasi hindi naman sila marunong magbasa. Ayaw na nila magpunta. Yung mga marunong nang magbasa, sabi nila, why do I need to go? I already know how to read. So nag-increase ang absenteeism or ang tardiness on Fridays. Walang engagement. And secondly, they don't have enough material. So ang mga teachers, nababurden pati kasi they have to spend their own money to photocopy reading materials. So ang ACT teachers, and there's another group, hindi ko na, it escapes my mind po yung isang group na humihingi. Oh, Teachers Dignity Coalition. Yeah, that's the one, I think. Na sabi nila, hihinto na yung kalibangan na ito kasi bobo yung nakaisip nito. She's an incompetent twat. Hindi yata ganun yung pagkakasabi. Yung yun lang ang na sa isip ko. I'm sorry. Yeah, nag-register. Oo. Pero I don't know how they exactly said it. Anyway, so that's just part of it. Tapos yung mga anomalia. What have you done? There's no update on how she has pursued or ano yung mga updates dun sa mga cases na dapat may nanagot na by now. Diba? Dapat, you know, the people want to know if somebody has been held accountable for all those, even though it didn't happen during your watch, you should have done something by now. You have been in that position for 2 years. My God. Diba? Yeah. So, that's just part of it, but mainly because you have been opposing the president's position. That alone should tell you. Tama. You need to go. Palakpakan. Ayan. Tita Eva. Oh. Ha? Huh? Oh. Si ano na? Boss Trunks. Oh. Dapat kasi sa Kwan nilagay ito si Kwan. Sino? Hindi sa DepEd. Dapat sa Department of Kwan po siya, Energy. Nag-regulate ng ating mga petroleum at saka fuel. Oo. Dapat poon siya. Tama yung sinabi ni Tita Carclea, no? Yung pagiging alter ego, presidente. That alone is the reason enough na para magbitiw siya. You cannot go against the president's policy if you are the one of the alter ego of the president. Parang yan yung golden rule. But yung duck hair clip, di mo ba nagustuhan, Ma'am Carclea? Hindi. Duck hair clip. Hindi mo type. Ano ba yun? Ano, kung nagpapatalino ng mga bata yun, baka bumili na ako ng 10. May anting-anting mo ngayon. Binigay ko kay Badong yung 5. Tapos kay 5 kay PL. No? But it is one. No? Aside from that, yung hindi ko maintindihan bakit siya yung top performer ng wala na, hindi, visibility wise, wala naman tayong nakikita sa kanyang mga ginagawa. Saliwa kasi utak nila eh. Kabilaan pa yung mga issue lumalabas, no? And then supposed to be kaya siya ang nilagay sa DepEd kasi siguro malaki yung tiwala sa kanya ng pangulo na kung hindi niya man maubos lahat, no? Yung problema or issue diyan sa DepEd, at least mabawasan niya man lang, pero parang baliktad yung nangyayari, no? Padagdag ng padagdag yung mga issue. At BP Sara, if you baka nakalimutan mo, nagmayabang ka pa dati na kung dadagdagan lang ng I think it's 10 billion or 20 billion more ang budget ng DepEd, masosolve lahat yung problema.
ng Department of Education. Bakit parang walang may nangyari? Padagdag ng padagdag yung issue, tapos pa patahimik ng patahimik ang iyong mga sagot dito. Wala nang maririnig yung mga tao kung ano ang sagot mo. No? Ang tanging naririnig na lang ng mga tao ay kung meron kang reklamo tungkol dyan sa black propaganda mo. No? na-atake ka ng black propaganda. Parang mas masipag ka pa dyan. Siguro dyan ka nalang ilagay, no? Ilipat ka sa China bilang propagandista. Mas masipag, magaling ka dyan. Konting ano, may sagot ka agad siya eh. Ano ba eh? Pero sagot sa DepEd, no comment. Sagot sa WPS, no comment. So, I don't know. Ano ba talaga? Ikaw ang isa sa pinakamalaking budget yung ahensya mo, pero ba't ka? I think you are doing a lot of damage, no? And wala pa tayong may nakikitang improvement mula sa DepEd. Ang ating mga classroom natin, problema pa rin. Yung catch-up Friday mo, paspasan yung pagpapasa mo ng panukala na yan without even doing a proper research. Maraming reklamo yung mga teacher. Yung iba nga, wala pa lang reading material. So anong gagawin nila sa catch-up Friday? Yun nga. Diba? Bago mo gumawa ng kwan, dapat linis na yan, kumpleto na, ready na yung mga reading materials, no? Mga classroom, anong kwan dyan, ready na dapat eh. Parang ginawa mo lang yan para lang at least mayroon kang sasabihin may ginawa ka tungkol dun sa nangyari dun sa ranking natin sa PISA. So, well, I hope no the president will take notice of this. No, hindi naman pwede, Mr. President, hindi naman pwede na every time na pumalpak itong sekretary mo sa DepEd mag-intervene ka dyan, mag-intervene yung pagkakasit para mag-intervene. Kung hindi kaya yung trabaho, palitan yun lang yun. Oo nga. Hindi ko napanindigan yung sabi. Pero try kong email bukas kasi mali yung email na na-receive ko kayo ni for ano sa office ng PBBM. Mananawagan na. Mag-resign ka na sa araw. And thank you very much, Boss Trang. Si Boss Mark Pete. Okay, I stand by my principle and believe that Sarah must resign from the position in DepEd. Kasi ang DepEd secretary sa akin kasi role model. Role model and setting example to the students as well as the teachers. And I can't see any reason na maging ehemplo, magandang ehemplo si Sarah Duterte sa mga estudyante dahil lang tatay niya sinuan. Naninira ng gobyerno. And punong-puno sila ng kontrobersya. Punong-puno sila ng kontrobersya mula sa pagkawala ng buhay ng isang Pilipino, pagpabor sa sandamakmak na pondo mula sa gobyerno sa kanilang kapamilya, kasinungalingan, pagiging kaibigan ng mga taong may mga mabibigat na paratang, akusasyon, sa pang-aabuso sa kapwa-tao. Delikadesa na lang. Yun lang ang hinihiling ko sa sa Vice Presidente. Bilang the DepEd Secretary. Yeah, DepEd Secretary yun, pinag-uusapan natin. No. I think hindi ko pwede pakialaman yung Vice Presidente kasi elected official siya dyan eh. No? Pero doon sa appointment niya as DepEd Secretary, kung may natitira pa siyang delikadesa bilang isang tao, moral bilang isang babae, o di naman kaya intelihensya bilang abogada, sana naman mag-resign na siya. Mag-resign na siya in respect doon sa integridad ng ahensya o departamento ng edukasyon. Kasi para sa akin, paano natin bibigyan ng magandang asar ng isang estudyante kung yung namumuno ay nakikita mo hindi mo papagkukunan ng mataas na respect. Yun pa rin ang pananaw ko. Hayop siya. Kung kailan, gusto niya, ngayon na. Pwede rin. Hindi pwede ngayon, Linggo. Walang pasok. Oo. Kung gusto niya, nung Biyernes. Hindi na pwede ipagpabukas to, Brad. Hindi na pwede ipagpabukas to. Gusto niya, nung Biyernes. Isang bahay niya lang sa Kibuloy. Ha?
Para maganda. Eh, sabi ni Kibuloy, galing na daw si Sara Duterte sa inner circle. Ah, totoo nga. Sabi nga nung resource person, nagpunta nga doon, may dal pa uwi pa. Pero sino daw kaya yung roommate? Walang no comment pa rin sa ano? May bagong update doon. Sa nang rape? Kaya oo, no? Ang tangi lang daw naalala, amoy palmolive. Ay putya, kada mag-shampoo ganun yung maalala mo. Yun lang sila naalala daw niya, amoy palmolive. Ano tawag doon? Nostalgia? No. Palmolive o ano, grasa. Thank you very much, boss. Bagti, tayaw! Hi-rate ka pero hindi mo naalala yung nang rate sa'yo. Wala kang disgrace. Naalala niya yun. Naalala niya yun. Ikaw ba naman Bagti, nasarapan ka, naalalahanin mo. Ayun, alam mo, para sa akin, Sara Duterte must resign at once because first of all, she's a square peg trying to fit into a round hole. Wala siyang qualification. Second, she's created more chaos than more solutions. And third, she's never done research. Sara, you are you are more incompetent than any twat out there. Because Sara, you think you know everything, but in fact you don't know everything. Because you know almost nothing. And Sara, with your controversies, you better resign. If you can't shape up, then ship out. Get out of the hot kitchen. That's for you to think about, Sara. You know, it's appalling to learn of your indecisiveness and your brashness when it comes to handling DepEd. You're not competent. You're even worse than your predecessor. So both of you deserve each other in hell. So Sara, get out once. That's all I can say. Akala ko si Trump yung nagsasalita. That's all I can say, Sara. If you don't resign, expect fireworks on your part. Ayan po mga kababayan, bago po naming member si Donald Trump po, bagong member ng MSMA. Malakas yan. Eh ano ako yun? Ano ako, pinanganak ako sa Subic. Subic o Angeles daw. Smokes that. Ako naman, ano, I expect Sara to resign at once. She's like a square peg trying to fit on a circle. Hindi, sa akin, nung may nilin na mag-resign yan, dapat nga kahapon pa nag-resign yan eh. Level ko ba? Oh yan. Akin nga, dapat hindi si binoto yun. Binoto-boto nyo pa eh. Oo nga, si Boss Bagtit eh. Nakita ko kasi eh. Nung kampanya, sabi, BP Sara daw, sabi. Si Bagtit ngayon, bagong DVS na ngayon si Bagtit. Dilawan mo, sir. Porter na yan. Dilawan mo. I think it would be better for her to commit suicide. Ba't ka naman nagre-recommend ng suicide? Rumeritong suicide, I mean. Hindi pa. Kung siya lang ngas-ngas, out siya. Yet, wag kang mag-isip na maganyan. Bad yan. Hindi pa kompleto yung kahit t-shirt. Anong sabihin nyo, kahit anong klaseng paninisin ninyo, pare-pareho tayo magtitiis dito na si Sara Duterte, tanggapin natin, magiging vice-presidente hanggang sa 2028, kunyeta! Yun lang yung... Kahit maglupasay tayo dito, magsaksakan tayo, magsalita tayo masasama, magtiis tayo pare-pareho. Eh, kumbaga parang ako nagmamaneho ng karo, ganyan kabagal. 2028 ka mo, 2028. Oh. O isama mo na si Robin. 2028 hanggang 2028 natin pagtitiisan din yan. Tama. Oo nga, no, Volta. Mm-mm. Ayan. Oh, yes, good Lord. Paano ba natin isasara to? Ang ganda ng usapan natin. Diyos ko, Lord. Nakailang oras na ba tayo? Yung timer mo na tigil 1 oras, nakailang reset na yan? Nakailang pindot na ako. Saan yung ano na, paano ko ba dapat
Ay, natin napapatingin ako nasa line at 20, ayun, natas 25 minutes. Ayun. Pahaba na 25 minutes pa na kanina pa ano. Ay, just for your information lang pala. Meron iyan sa Congress under House Speaker Markey. 3 months advance yung LITAC nila, priority measures. 3 months advance sila, tapos na. Yung SONA, priority measures, 7 months advance. July pa yung SONA, December, tapos na nila. Totoo? Tapos tapos yung first quarter ng 2024, meron silang 24 legislative measures. 21 na ang natapos nila. Kaso ang problema, na ipasa sa Senado, walang ginagawa ang Senado. Yan lang yun. Brad, ano sabi mo? Kongreso advance? Oo. Advance? Mas advance si Digo. Hindi pa nangyayari, alam na niya. Uy! Ano naman nakadikit sa sumak? Banat boy, may ano lang ako ha. Kasi gagalit yata si Ma'am Eva. Dahil nabubwisit daw siya sa akin. You know, I expect bashing from outside, but I don't expect people from MSMA to bash people from within. Eh, tama na yung sa galing sa labas yung nagagalit sa atin. But, you know, if you're mad at people from within, wag naman sana dun sa chat na, like, you know, this is like a public. You're mad at somebody, don't put it in the chat box because that's seen by everybody and you're infecting the entire group. I agree. I think it's yung mga may away, you're mad at me, don't infect the entire group. She's, and I'd like to tell everybody, this is why naging kaibigan kami ni Caitlin, because she did what, nagalit siya. I used to watch Boyet Antonio. Boyet Antonio has this charity thing. And then kami nila, Riddler, Sis Ryan, and Riddler's wife, we stopped giving to the charity. Kasi there were things that we didn't like and we pulled out. Eh si Eva Punsalan and Boyet Antonio are such good friends. And she got upset that we stopped watching Boyet Antonio. Ito si Riddler had a live stream. And we were talking about, you know, how to tell Boyet Antonio and this and that. Si Eva Punsalan went to the live stream and heard this conversation. And all of a sudden, nag-comment siya doon, mga traidor and all that. So, you know, he was trying to explain things, whatever. And then, nandun ako kay Badong. And she didn't know na matagal na ako doon kay Badong. So, nag-comment siya doon kay Badong, ay, dito pala lumipat itong babaeng ito, things like that. Parang sinisiraan niya ako doon. Nakita ni Caitlin, pinagtanggol ako ni Caitlin, nag-live si Caitlin ng isang buong live, tinitira niya si Eva Punsalan. Doon kami naging kaibigan ni Caitlin kasi pinagtanggol ako ni Caitlin. Kasi magandang si Caitlin, pagkaibigan ka niya, talagang she thrives on away. Yung talagang tumitira yan ng tumitira. Pero mabango siya. She didn't ask for my permission to do it. She just did it on her own. Baka akala ni Ma'am Eva that I asked Caitlin to do it. I did not ask her to do it. Bakit naman ako, I would never ask somebody na tumira sa isang elderly. Si Ma'am Eva is like really old, I think. So, you know, bakit naman ako maninira sa isang matanda? Anyway. Yeah, we know you very well. Nakakasakit na Tita Cartleya yung sa pagsabi mong matanda. Mag-ingat-ingat. Matatamaan ka. It's a lot older than me. Anyway, doon pa nga sa live ni Banat Boy, nag-greet pa nga ako, hi, Ma'am Eva, nag-ganun pa nga ako. Because I wanted to parang okay na. Hindi na siya nag-respond. So, I guess, she's still upset. Yeah. Pero, for me, everything... I think I agree.
Sa tingin ko dapat yun nga eh, no? Ako din ay maraming bashing sa akin din. Ang dami kong na ano. So really I expect na sana tayo mga nandito, hindi na tayo magbasahan. I don't think I'm the only person here. I think there's little ano frictions between other people here. Na kung meron tayong mga kagalit-galit, let's do it elsewhere, not in the live streams of other people. Mag-live din kayo sa mga ano niyo, sa mga channel niyo, doon kayo mag-express. Huwag tayong magparinig sa live stream ng iba kung mag-meet tayo doon kasi na-infect yung ibang tao, and then baka nagparinig kayo sa somebody and then somebody else thinks, hala, baka ako yun, you know, and then all of a sudden mas dumami yung kaaway ninyo. Tama. Pero yeah, don't have to do that, everyone. So, yeah, yung sinasabi ni Eva, just FYI, ako po yun. Dyan si Riddler. Shout out Riddler. Ay, nandito si ano. Hi Riddler. Shout out si Riddler. Kayo na ka pa ba dyan? I'm trying to explain to Riddler what happened dun kay ano, kay Boyet Antonio. Anyway, so Boss Riddler, yun, Shara. Ako dun sa ginawa niya, because you know, part na ako ng MSMA, and then here you are. Naisip ko, bakit pa ako sumali ng MSMA? Itaga MSMA din lang pala ang titira sa akin. Why am I here? It makes me rethink, should I even be here? Right? It's not your fault. Itinirahin nyo din lang pala ako. Babastusin nyo din lang pala ako in this house which is supposed to be protecting me. Right? I apologize sa Ma'am Carclea kasi this type of things really are beyond my control. Pero yun nga, ako din mananawagan na ako na sana naman, no, kagaya niyan, magkakaroon tayo ng mga kung kami-kami dito nasa taas, wala kaming alitan, sana ganun din kayo diyan sa baba. And yung respeto na lang ba, dahil MSMA nga eh, collaboration yung title, MSMA collaboration. Ako really kay Badong, yung kahit busit na ako, of course hindi ako nagko-comment kay Badong nung nasa ano siya eh, nung kay Badong di ako nagko-comment, because kumbaga live niya yon, so nirerespeto ko. Kaya naman ako nag-comment nung one time, dahil sabi niya, oh, yung mga may tanong diyan na ganto, yung sa about pa kape. Eh pinaliwanag ko, kaya nagsimula yung pagtanong-tanong ko. Ayun, sana new bagong taon, sana magmahalan na lang. Oo, politician yan. At saka mahal. Ano na ngayon? Lenten season. It was meaty. Well, ako din magsasalita. Ako naman dun sa kay Ma'am Carclea, kung ano nangyayari sa baba, iwas tayo sa taas. Tayo lang nagkakaintindihan. May sarili tayong mundo, Ma'am Carclea. Okay? May sarili tayong mundo. Dito tayong mga lima. Kuya ko at ate ko. Okay. So huwag natin paanoin yung ibaba. Pero ito rin ang pakiusap ko. Matagal ko nang inigim-gim. Huh? Kung merong kayong disagreement, kung merong kayong patutsadahan, mga kasama naming kaloyal, huwag nyo, please, huwag nyo kami itatakay. Tama. Okay? Huwag nyo kami itatakay. Kasi yung pakita namin sa inyo, in general, eh, wala nakakaangat, wala nakakababa, wala mas importante sa ganito. Sa akin, ha, personally, ha, hindi ko alam kay Trunks. Hindi ko alam kay Banat Boy, hindi ko alam kay Ma'am Carclea, hindi ko alam kay Spokes Jen. Pero sa akin kasi, we build this kaloyan to be fair sa lahat. Iisa lang tayo, walang mayaman dito, walang mas maganda, walang mas matanda, walang nakababata. Tama. Iisa lang ang panatayan dito, katotohanan ng support government. So yung pamantayan. Ang tawagan kasi kaloyan. Kasi may nakikita ako na nagkaaway sila, nagpapatutsadaan na, tamay tayo, hindi nagpupunta sa kanilang channel, di ba? Dahil lang, ayoko dun kay BT kasi nandun si Juan, ayoko. Ba't ako damay, mga kaibigan? Ganun din kay Banat Boy, ayoko kay Banat Boy kasi nandun yung car. Ah, eto rin, ayoko kay Trunks kasi mukha siyang patik. Huwag ganun. Kapag mangaman ko kasi yung nagsabi niya, bantay ka, lagot ka sa akin.
Ako. Napalat ang parang buhay sa NS ko bukas. Ay, hindi naman ako, BT. Kasi hindi naman na... Damay talaga ako kasi ako naman yung sinabihan. Yun nga. In all due respect, no, napapansin ko dito, hindi na tayo nagpo-focus sa away natin. Ay, hindi na tayo nagpo-focus sa battle natin to protect the government. We are focusing in battling in our own selves. Marami tayong kaaway. Marami tayong dapat bubuhusan ng enerhiya natin besides this na tayo yung nag-uumpugan, di ba? Tama. We've been here. Parang marami na tayong naranasan na ganito. It's tough. Yun lang. Ako nakapokus na talaga ako sa mga pagmumukha ng mga DDS, ha? Kahit anong sabihin niyo sa akin diyan, kaya lang they brought out to, matagal ko nang kinikim-kim to, sabi ko hindi ko na ano yan, focus na lang ako dyan sa mga dito sa mga kalaban kay Presidente, kalaban sa gobyerno, pero dahil sa nailabas to, please naman, spare us, eh ano, kung gusto nyo kami tulungan, napakagumpayan namin to, tulungan nyo kami by not making some hindrances or mga problema na makakalap. Ang kwan ko lang dito, ah. Ito po ay MSMA collaboration. Although nasa bahay po kami ni Banat po. But this is like a collaboration. So parang bahay ito ng equal MSMA. Ano, sana pantay-pantay yung... I don't mind kung sa LS ni Bagtit, LS ni Spokesjet, o LS ni Banat Boy na normal LS nila, pwede kayong magparinigan. Yun nga. It's not, ano... Tingnan nyo naman lang. Hindi ako nalilate. Sa ano natin, laging late. Pero pagka collaboration, kumbaga, respeto kay Ma'am Carclea, kay Boss Bagtit. Group. Kasi group. Although hiniram namin yung bahay ni Banat Boy. But it is as a MSMA ito ngayon. Kasi ang dating sa collaboration kasi ito, ah, honestly, ah, masaktan mga kapatid. Ah. Pati kayo, mga kasama kong host, ah, mga magkakaibigan tayo, magkakapatid tayo, ah, sa MSMA. Kasi pag binastos mo ang isa dito sa during collaboration, binastos mo na kami limit. Mm-hmm. I agree. Totoo lang. Yung gusto kong plan. Kasi nga pan to eh, collaboration. Hindi po to LS ni Banat Boy. Not only us. Pati yung mga kasama natin dyan sa comment section, parang binastos mo na rin lahat sila dyan. Eh, ito na lang ang sasabihin ko. I understand, no? We cannot please everybody. Alam natin yan, we cannot please everybody. Hindi natin sila pwedeng pilitin pumunta sa ibang LS dito sa ibang... Alam naman natin yan, kikita naman natin yan, na hindi naman tayo manhid. Real talk, hindi tayo manhid, hindi naman tayo bulag. Nakikita natin yan, na-observahan natin yan. No, but that's how it is. We cannot please everybody, hindi natin pwedeng saklawan. Kung ayaw nilang pumunta sa LS natin, hindi natin pwede. As long as they keep supporting the PBBM and the government, okay na sa amin. Okay. Right? Tama. Okay na sa akin. And if we can please everybody, I hope wala naman tayong problema. So, huwag na lang magpagawa ng issue. Yan yung problema kasi we should be strong, no? At nakikita ko, no, dahil lang sa isang tao, no, ay nagkakagulo rito tayo ngayon. Maganda-ganda kanina yung usapan natin, but because of Eva Ponsalan, I don't even know her. Ayan, halos magkagulo tayo rito ngayon. Yan ang dapat iwasan natin. But that's, here's the point. Because she, if bubisit siya sa akin, she could have just left the LS. No, so she wouldn't have to listen to me. But she couldn't just leave the LS. She had to leave that comment and leave such hate. And, you know, like, people were wondering who she was referring to. And now I have to explain the whole thing. And I'm sorry, Ma'am Carclea. Ngayon, lalabas ng... Talagang masama talagang loob ko. Wala naman pwedeng magsabi sa iyo na umalis ka ng MSMA except us and yun naman, basta iba yung ano natin sa MSMA, iba naman yung relationship natin sa ano. So kung talagang I will ask Banat Boy to deal with it. Oh, sige. So, ano yung magiging, ano yung magiging ano niya bilang respeto dahil sa kanyang bakit to. Although tayo yung natira di, na parang nabastos or somehow. But I will pagkakatiwala natin kay Banat Boy yung
Yeah, I'll talk to her. Kasi Eva po sa lan, I don't see her in any of my live stream. I don't see her, so hindi ko pwedeng saklawan. So kung pwedeng pumunta siya sa live stream ko, I could automatically ban her by striking another member of MSMA. I could do that. I can do that. But dito kasi nangyari yun, so it's bad not doing. Well, I don't know. Hindi naman siya nagpupunta si Tita Eva punsa lang sa akin. Hindi ko nga nakita may message siya eh. Kundi nagsabi si Tita Kaikleya, hindi ko rin napansin. Actually, na-distract din ako. I was... Kaikleya, I'm sorry. Hindi ko talaga... Naku ba, not good na pa-kupuan mo si Tita Kaikleya. Hindi, ako naman kasi talaga, no? Ako, guys, ayan, sila Boss Bagtit, sila Boss Trunks, si Spokes. Alam na nila kung ako very ano ko dyan eh. Kasi ako yung preparation ko, I only have like 1 hour to prepare. And I really want my live stream to be very perfect. Hindi para sa akin, kundi pag pinresent ko, para sa inyo. Yun yung preparation ko. And kasama dyan sa pag-prepare ko is yung mindset. Yung pagma-mindset ba na, oh eto, ganito, ganyan, ganyan. Ngayon, kung merong may mga chikahan, may mga chismis na ano, sa totoo lang, kung hindi lang nakakahiyang, i-block ko na lang kayo. Ibablock ko na lang kayo eh. Kasi ako wala akong kahit eto once and for all. Si ako ay MSMA, Marcos Social Media Alliance. Hindi 'yun magbabago. Hindi 'yun magbabago na hindi ako na darating yung time na hindi ako MSMA. I will always be MSMA. And of course, since kung na, right now lima yung MSMA, I think all of us we deserve equal respect from kung ako nire-respeto nyo, kung at least dito sa collaboration sana, iseta sa, eto, pag, kumbaga, si Boss Bagtit may dalayan na kaibigan niya na manunood dito. Si Ma'am Carclea may dalang kaibigan niya na manunood dito. Si Boss Trunks may dalang kaibigan niya na manunood dito. Ganun din siya, no? So para hindi magkaroon ng kung ano mang commotion, sana yun nga, respect natin yung na Alan Boy. Tanong ko sa iyo, 'di ba? Anak may nabasa akong anak ang tawag sa iyo eh, papunsala. Hindi. Tama ba ako? Totoo ba? Hindi, si Tita Eva, Banat Boy lang. Banat Boy lang. So, yung tinitingala nila na vlogger. Pero, Ma'am Eva, ba't mo naman, parang kinastos mo si Banat Boy dito? Tama. Kasi yeah. Si Banat Boy yung channel ni Banat Boy ito, tapos yung bisita ni Banat Boy. Ewan ko, kung ano yung reason ni... Sa Sandy, pero... Oo. It's not Carclea that you, ano, si Banat Boy. Oo, kasi na ano nga rin ako eh, na... Actually, di ba nung... Na-distract ako ba? Kasi hindi ko alam, I feel awkward kasi parang yun din nga, I feel na medyo nabastos din ako kasi hindi ko alam. Alam mo, you put into an awkward situation kung parang for Ma'am Kirk. Tayo mga Pilipino, di ba? May bisita ka. Kaibigan mo, binastos ng kaibigan mo yung bisita mo. What will you do? Ganon din dito eh. Pamilya kami ni Banat Boy, bisita kami ni Banat Boy, tapos babastusin kami. So, hindi kami ang binastos nyo. Kumaga, sagot ko na sila. Tapos ako, sagot nila dun sa ano nila. Parang ganon, sagot. Sad. Ito mo, paano natin tatapusin to si Ma'am Carclea? Wala na. Okay na. Okay ka na, Ma'am Carclea. Okay na. Okay. Ma'am Carclea, paano ka naman? Happy Mother's Day. Mother's Day. Na kasi yan eh. Mother's Day pa ngayon? Hindi, late. Women's. Women's Day ba? International? Women's Day. Women's Day yung Mother's Day. Baka mamaya hanapan na naman ako ng bulaklak nung isa dyan, mamatay na naman ako din sa konsensya. Kinata ko kasi every Mother's Day, naghahanap ako ng gagawing mother. Gagawing mother. I love you, ate. Sabi ni Tita Carmen, Nanay Carmen, nabastos ka, binaboy ka pa sinaraan. This is your house. Don't leave. Hindi, kasi kwan eh. Ito lang yung suggest ko ah. If you don't like any, kung may galit kayo rito sa isa sa amin sa taas,
wala namang problema. You can listen, you can watch silently, kung hindi nyo kumayo magkumayo, o kung galit na galit talaga kayo, you can try go to another channel or to. Tumpak. I share the same ano kayo na. You don't need na ipakita rito na galit kayo mo, di ba? Wag muna ngayon, parang ganun. Pero hindi rin ako nagtotolerate, ha. Actually, hindi ako nagtotolerate ng pag may mga ano na babanatan yung isa sa MSMA, I don't tolerate kahit sino ka pa, kahit kaibigan pa kita. Sinabi ko na sa iyo, ang priority ko, ha, para doon sa lahat ng ano, para alam nyo, MSMA ako. Pag sinabi kong MSMA ako, marami na ako sinabihan yan. And yun ang priority ko. Pag sinabi ko, MSMA ako, yun. Priority ko MSMA. Sabi ni Tita Maris, oh, basta pating takot si Ludi sa'yo. Magmumult ka. Kayo? Basta ito lang masasabi ko, ha. Ako ang administrator ng MSMA. Ayan, o. Oh, nangyari pa ulit ang incidenting ito. Yeah. Walang iyakan, walang sisiyan. Ha. Basta itong mapapangako ko. Pag nangyari pa ulit ito, sisipain ko si Bagpet sa MSMA. Ano talaga, ang administrator kasi dati, si Mami Peng. Ang nawala, pinagmana si Boss Trunks. Para si Kim. Hindi, lumipat pa kay Tiger. Si Tiger ang administrator. Kasi umalis si Tiger. Kaya hindi ko alam kung ito administrator eh. Don't say bad words. Si Tiger. Kaya natagalan yung pag-add ko ulit kay Tiger. Gano'n ba kahirap ang ano, gumawa ng Jesus? Bakit? Nagawin mo ulit ako administrator doon, admin doon. Huwag na, busy na nga ako rito sa isang GC, gagawin mo na naman ako ng pag-ing kabaho. Ang dami kasi, bakit hindi namin maiwan yung GC na yan? Ang dami mga materials dyan na naka-store na pwedeng balikan. At ako may hawak yan ngayon. Ako ang may hawak dyan ngayon. Pagkagamit namin yan sa takdang panahon ulit. Kaya, gusto nyo, inabas ko yung mga pinagsasabi ni Spokesjet dito? I think she has to resign immediately at once because she's a peg, square peg that's trying to fit in a circle. She's a square peg in a round hole and she's utterly incompetent. Anyway, it's like one lang naman yung tita kay Clay. Siguro isang one Sarah of the doesn't deserve of the, another chance one of because the she blew it. May message dito si ano, ito? She's like a broken gasket. Tama na kasi ang galit pag move-on ka na, tumantang. Sino ba? Awayin mo na lang. Hindi, FY at yung pinapatukuyan ni Brother. Ah, okay. Doon kami nag-uusap sa live ni Riddler na pumasok yan, si Ma'am Eva, narinig niya na nag-uusap kami. Paano kaya natin sasabihin kay Sir Boyet na hindi na tayo mag-join sa charity niya? Tapos doon pumasok si Ma'am Eva, sabi niya, mga traidor, ganun siya. Galit siya. Kwan naman yan, di ba? Mamelvi Valdez. It's your own kwan naman yan, ya, kung gusto niyo umatras or kwan. Kasi hindi wala, na wala, na, wala namang kontrata. Sa oo, walang kontrata. Have to pupursu. Yeah. Boss Riddler. Pero sa lahat naman, eh, hindi naman niya ginanon si Riddler. Ako lang naman pinuntahan niya dun kay Bandung. Pinuntahan niya hindi ako kay Bandung. Si, ano, Eva. Baka nakuan na siguro sa iyo, Tita Eva. Alam mo naman, di ba, may mga tao talaga na, meron talaga ibang tao na galit siya sa isa, kahit parehas yung ginawa sa kanya, meron talaga nanggagalaiti siya sa isa, hahayaan niya lang yung isa. Parang, hindi, kasi palagi ako nagpapakulay dun kay Badung. Ah. Oy, Tita Eva, punta ka sa LS ko minsan, lagi nagpapakulay dun ngayon si Tita Perkley. Mano ka nga. Magmimit pala yung mga super tita, sosyal. Hindi kung kwan naman pwede, I think he can approach you, di ba, Tita Kaklia, at pwede ka naman niyang kausapin. The best way, one-on-one. Alam niyo, si Sir Boyet Antonio, wala kaming away ni Sir Boyet. Nag-open pa nga kami sa messenger, eh. Siya yung galit na galit. Tingin ko, dahil dun sa live ni Caitlyn, na hindi ko naman inutos kay Caitlyn, si Caitlyn lang nagpusa nun. Sabi ko sa inyo eh, pag ganyan, yung puro galit yung nasa isipan. Tandaan nyo to lagi, ha? When emotions are high, intelligence is low. Attorney Libayan, ba yan? 500%.
Kaya nga si Badong ganyan laging ginagawa, puro emosyon. Kaya yung intelligence niya pero palaging low. Alam mo, ano yan eh, yung IQ niya 500 feet below sea level yung si Badong. Yun ang totoong negative. Kaya ano, i-reset ko ba ulit yung timer ko o ano? Wala na, iyan pa tayo na. Ending na, ending na. Ang pasok kami bukas. Yan ako. Sige na, matutulog na si Spook. Tutulog na si Spook. At saka para ma-maintain ang aking Si Boss Box Jet, mga alas 6 pa lang, puyat na to eh. Alas 6 pa kami si Spox Jet. Pagka hindi pa tulog ng alas 6, puyat na yan. Pero kwa no, pag political issue pa natin, political issue pero, na ano, pero milagro minsan nakakagising ako, nabutan ko kayo dalawa. Ito additional lang ah. Ito last na to. Alam niyo kung bakit tayo nagsasama-sama? Politika, di ba? Political issues, support na sa government. Pero yung awayan ninyo, personal. Ang gagaling na laban ninyo. Uy, mag... Dahil dapat... Ilan taon na... Dapat ano ilan taon tayo, na yung SMA? Respect and love. Ha? Kailan anniversary natin? Anniversary natin? June ba? Ba natin? Dalawa na lang kayong original yata natira dito eh. Ha? Pero ikaw yung pinakamatanda. Pero ikaw yung pinakamatanda. Dapat tawagin. Sensei, senior. Dinideclare ko yan every katapusan ng ELS ko. Walang nagre-reklamo. Dinideclare ko na ako ang pinakabata sa SMA. Anggap ng lahat. Barat boy. Eh paano ako? Ako pinakamatanda. Barat boy. Brother. Nagmamakaawa yung ano dyan, Kaloya Lewinsky. Baka pwede mo daw pakijaketan. Nagmamakaawa na, lumuluhod na sa akin. Ay, mag-insang yan. Steve, maraming salamat. Kasi ano, parang nag-glitch yung kanyang Gmail. Wala na. Kaya kailangan niya mag-ano. Motion sign. Ay, sorry, Manong Wendy. Kanina ko pa inaano si Manong Wendy. Wala palang jacket. Ay, sorry. Hindi ako nakatingin doon si Manong Wendy. Wala pa. Uy, pati may executive session daw. Na ilala mo yung executive session na gusto mong mangyari sa LS mo. Ay oo, dapat pala sa... Oo, Tita Eva, dapat sa executive na humingi ka ng executive session. This is our private meeting. Ay, nasabi ko na yan dati sa LS. Di ba ano, hindi ba yung mga nagpa-private session eh dapat inner circle lang? Matanggap din ako ng pastoral. Depende sa shampoo. Matanggap ka ng pastoral. Shout out. Eh, bakit yung ginakitan si Kaloyal Wetsky? Dapat 1 year mo ng under observation yan. Masyadong maaga. Yan si Kaloyal Captain Pikachu. Si Raiken ba yan? Si Raiken. Boss Mojo Science, thank you very much. Pikachu daga. Uy, teka, may bago pa tayo maghiwa-hiwalay, may message si Baby Shark kasi medyo matagal-tagal bago bumalik si Baby Shark. Sabi niya, sa mga aking taga-suporta, ikinalulungkot ko po muna na nagpapaalam ako sa inyo nang hindi nagpapakita. Ito ay dahil sa aking personal na dahilan, no? Pero bago po tayo maghiwa-hiwalay, Inaamin ko po na ako po ay hindi patuli. Kasama po si Pikachu. Ayan. Statement na yan. Alright po. Sana po ay inyong maintindihan ang aking kalagayan at sa pagkita nating muli ay tuli na kami ni Pikachu. Ayun. Salamat po. Ay, mali, malapit na summer. Malapit na summer. O baka mayroon gusto mag-sponsor dyan, libreng tuli. Pwede ako sa kwan? Sa ano yun? Sa Malasakit Center? Pwede kaya ako doon? Ay, huwag doon! Baka may kalawang doon. At kailangan sa... Hindi natatalan sa'yo ang sinsil. Dapat chainsaw. Para sa'yo. Kuya Bagtit, hindi lang chainsaw. Dapat pati palakol. O di kaya yung laser. Para ano? Kailangan mo ibabad sa tubig na may pampalambot na chemical ng 24 oras. Tapos
Ang problema kasi, eh, at least si Baby Shark, inamin niya. So hindi mo na kailangang hanapan siya ng patunay. Hindi, para mas mura, ibabad mo lang sa suka. Eh si Pikachu, dinideny niya. Kung kailangan magpakita ng patunay si Pikachu. Oh, dinideny kasi ni Pikachu eh. So dapat magpakita siya ng patunay. Saan-saan na tayo napunta dito? Bye-bye na. Ako'y nagpapaalam na mapatid. Tapos na naman po. Ano, sabay-sabay na tayo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you po. Sana po, ano, mapanood nyo yung The Ilocano Educator Show. Ayun. Yung kaninang Ennis ko. Tungkol ko sa, ano, kaninas na sa Ched. Oo. Suportado ako sa panukala na i-review ang performance ng Ched. Dahil nakakahiya sa Pangulong Marcos. Pagpatuloy pa rin ang Ched sa kabulastugan nito. Ayan. Kanina tayo next week. Kay Spokesjet yata? Spokesjet. Opo. Kay Spokesjet yun. Si Spokesjet and after si Kita Carclea and then yes! Yes. Ayun. Hindi ba ikaw susunod? Ikaw. Kay Spokesjet. Bago pa ako ah. Okay. Ikaw ang susunod, Trump. Huwag mo isuko ang iyong kaaban. Ikaw ang susunod kay Jet, tapos si Ma'am Carclea. Tapos ako kasi magkasunod kami ni Ma'am Carclea. Oo, Ate Carclea. Huwag mong sirahin ang sistema. Sige, Ate Carclea, yakang-yakang mo yan. Huwag ka matakot. Everybody has a first time. Diba? Tapos na ako. Pangalawa na to ni Tita Carclea. Hindi, rotation. Sa rotation lagi tayo, Ma'am Carclay. Pangatlo? Pangatlo nga ba? Pero pangatlo! Ayun! Si ako, tapos si BT, si Spokesjet. Susunod na linggo, Spokesjet. Sunod sa si Trump, tapos ikaw. Tapos ako. Susunod ako palagi kay Trunks. Yun. Ikaw ang susunod ni Kuya Trunks. Yes. The father of British Hindi, ako ang susunod kay Trunks. Kasi susunod ako palagi sa pinakamatanda. Siyempre! Oo. Tita Eva! Tita Eva, pinapasabi ko po sa inyo na sa inyo po ang suporta ko, Tita Eva. Ganun-ganun. Sa katunog ni Eva, pumatanda kayo ng paurong, magbago na kayo. Darating na end of days para sa inyo, Eva. Huwag ganyan ha. Ang ganda na nga din natin ha. Tara na, using na ako. Uy, sa lahat ng mga nag-ano sa baba, yung mga nag-lagay message of support. Thank you. Na-miss ko talaga yung pag-tinero. Thank you very much sa lahat. Maraming salamat. Kits po tayo Tuesday morning, Pilipinas time sa usual time natin, Tuesday morning. Ako? Ako naman po, mababago slightly po ang aking oras. Opo, dahil proctoring kami hanggang hapon, Diyos ko. Walang pahinga, parang si Kuracha. Oo, midterms. Kaya okay magalala, back to regular schedule week after this coming week. Opo. O, yun. Diyan pa yung kakampi ko si Tita Maris, mga silent supporter ko yan. Oy, congratulations sa Hong Kong. Nagkita-kita din sila kanina. And of course, sa Cali, yung mga titas. Uy, sa mga Hong Kong, ipa-inyo ako ng dingsum. Mga taga-Hong Kong dyan, puro lang kain. Ay, gusto mo nang gusto ko nang ika-inyo kami ng ano yung sa mga ano yung mga dingsum. Sa Hong Kong, Jade na Quintas. Jade na Pienda. At ako'y mag-iigip pa ng tubig. Sisipag pa ako ng kahoy. Sisipagin ko pa si Ben. Ayan. See you on the next live stream po. Kita-kits buhas. Yes. Yes. Thank you always. Social media alliance. Basta bigla nilang tumawag. Yes. Raise the roof. Yeah. Ayun. See you on the next live stream. Ganda ng live mo. And good night. Good night. Bye. Bye-bye. Babusta.